Magandang araw. Ah, gabi na pala. Oh, alas 6. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Isko Moreno, ang kasalukuyang alkalde ng lungsod, at kasama ko ang aking partner, si Vice Mayor Hani Lacuna. At welcome po sa The Capital Report. Ito po ay isang programa ng pamalang lungsod through Manila Public Information Office, kung saan ay sa maliit naming kaparaanan, sa ganitong kaparaanan, ay may update namin kayo sa mga kaganapan, mga nangyayari at mangyayari sa lungsod ng Maynila. Si Brother Jess, parang hindi ka gumagalaw. Oo, naka-stuck si Brother Jess. Yung sa monitor, ano siya eh? Hindi nakikita. Static. Oo. Anyway, palakpakan sa ating mga... Ito, thank you, di ba? Thank you. Sa ating mga PWDs. Oo, anyway, meron lang tayong technical problem. Pagpapasesyaan nyo na itong aming setup. High school setup. Pero, pasasamba, unti-unti yan, madedevelop. Dati nga, webcam lang ang gamit natin, no? Anyway, Happy Valentine's! Ate, ikaw, bumati ka naman. Maligayang araw ng mga puso. Sa ating mga nanonood dyan, alam nyo, ang Valentine's ay simbolo ng puso ba? O pagmamahalan. Sana, hindi lang yung mga nobyo at nobya natin, asawa o mga mahal natin sa buhay, ang ating minamahal. Isama mo nga si Brother Jess. I-wipe mo konti. Habang hindi siya nakita. Kasi gusto ko yung mga PWD. Sige pa, konti pa. Konti pa. Yan. Okay na. Brother Jess, ha? Siya ka na. May technical difficulties. Okay. So, anyway, sana nga po, umiral sa atin ng pagmamahal. Ha? Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa kapwa, no? Sa ating syudad at pagmamahal sa bansa. Love to humanity. Sana. Yun po ang mensahe ng pamalang lungsod ngayon sa inyong mga kababayan namin sa lungsod ng Maynila at sa ating mga nanonood, sa mga OFW at immigrants. Dami sa buong mundo. Nakikita namin sa buong mundo sumusubaybay dito sa update na binibigay ng pamalang lungsod, no? So anyway, Friday, it's reporting day. Maganda po ang ating mga balita ngayon. May mga malulungkot na balita o mga nangyari, mga hindi kanais-nais, mga kabulastugan ng iilan, hindi pa rin nawawala. Ang gobyerno po hindi mawawala. Ang tanong lang naman dyan, ang gobyerno ba ay tutok din ang kanyang tungkulin sa kanyang mamamayan? Kaya niya bang sawatain yung mga abuso o pang-iisa, pandaraya o panlalamang ng iilan? Dapat. Ang sagot doon, dapat. Hindi po pwedeng hindi. Hindi po pwedeng ikikipit balikat na lamang ng mga tao sa pamahalaan yung mga hindi kanais-nais na gawain. Maliit o malaki. Kasi kahit maliit, dapat binibigyan ng atensyon ng pamahalaan. Dahil yung maliit na suliranin, parang ano yan ate, tigyawat sa umpisa. Tapos magiging pigsa. Dahil pinabaya mo, magiging tumor. Tumor. Cancer na. Mahirap gamutin. Pwede namang gamutin at magagamot pa rin. Okay, alam, pahirapan na. Kung tigyawat pa lang, binigyan muna ng atensyon. Tayo po, sa maliit nating kaparaanan, sa tulong ninyo, magbubuti naman kami ni Vice Mayor. Pasesya na kayo, marami kaming commercial ngayon. Hindi kasi pumirma ako ng
Nag-model na naman ako. Model tayo ng prutas. Oh, yan. Oh. Ah, wala, alisin ko rin naman yan. Gusto ko lang makabawi ng konti. Oh, tayo'y babayaran daw ng 2 million. Sabi ko, wag niyo akong bayaran. I-donate natin yan. Oh. Katulad ng dati. Same. Oh, Nyor, pakapigyan naman. Yes, sir. Oh, eh, pick up siyata. Eh. Oh, anyway, umpisahan na natin ang, kasi baka maabala namin kayo sa inyong mga date. Oy, ate. Yes. Dadali mo ba si ex-boyfriend mo? Oh, ngayon, husband na. Oh, dito sa Kartilya. Dadaan po kami dyan. Kasi pang Instagram na. Oh, kasi po, nung isang gabi, inilusad na po natin, no? Yung musical dancing fountain sa harapan ni Andres Bonifacio. Oo, ang ating pong ang maganda po diyan, ayan ay kahit papaano masasabi natin na kahit singkunduling ng pera ng taong bayan galing sa kaban, wala hong tosgas ang Maynila diyan. Ayan, ganda oh. Oh, ayan oh, tingnan mo. Nabisto na yung ano, yung tawag dito, yung trivia natin. That is a Philippine flag fountain. Totoo, gusto natin ng mga ganyan. Pero gusto natin samahan pa rin ng parabang semblance of nationalism. Ayan, makabagong disenyo, nakakaaliw sa mata, pero pagpapaalala ng pagmamahal sa bayan. Importante kasi yun. O, mapasaan man kayong mundo, lumago man ang katatayuan nyo sa buhay. O, alimbawa, let's just say, kayo na sa Estados Unidos o sa Europa, o maganda na ang katatayuan nyo sa buhay, pero hindi pa rin mapapalitan o enough with your green passport or other passport that will change your status as Filipino by blood. Filipino tayo. Oh, maswerte lang tayo, pinalad tayo, na nakaraos tayo sa ibang bansa. Pero yung pagka-Pilipino, laging iiral yan ha? Sa puso at isipan. Oh, yan naman, pagpapaalala rin sa kabataan. Oh, tapos, mano pa, diba, itinapat pa natin kay Andres Bonifacio. Kasi nung araw atin, marami akong naririnig nung nilinis natin yung pambansang kubeta. Pambansang kubeta yan eh. Diyan yung iyan, sa kadumi ng tao. Diba? Naalala niyo yun? 7 months ago. Sabi nila, ay, meron palang Andres Bonifacio ron. Ano? Hindi mo alam. Hindi namin napapansin. Hindi, araw-araw dumadaan sa loton. So wala nakapansin. Sad to say. Oh, now, hindi na hindi mo papansin. Kasi pagda mo, makikita mo. Oh, yun o. Oh. Ano na, paano ka? Oh. Ayan, ay open lang. Ah, hindi nakita. Oh, sige. So, yun po. Yan yung mamaya. Kung hindi na kayo totosgas pa sa, ano, sa malalayong lugar, dito na kayo, mga batang Maynila, sa lungsod ng Maynila. Ayan. Meron tayong Mehan Garden. May date-date ngayon sa Mehan Garden, ha? Opo. Programa naman ng ano yun? Ng ating local na Department of Tourism and Culture and Arts of Manila. No? O, may pachicha doon. O, mura lang. O, pero garden date. Tapos Mehan Garden. O, di ba? Mga simple na actuation o action ng inyong syudad. O, para maramdaman ninyo kayo'y kabilang at you will be given equal opportunity as Manileños. If they can do it in Makati, why can't we? Diba? O ikita nyo nga yung mga lolo't lola natin, nagtatrabaho na, o may cake pa, may pension pa, and so on and so forth. Tuloy-tuloy naman yan sa tulong ng ating Vice Mayor, no? At ng mga konsehal, lalo na dyan si Konsehal Joel Chua,
ang ating majority floor leader. So mag-date kayo mamaya. Oh, araw-araw po 'yan ha, may show. Oh. 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. It's a 15-minute show. Oh, ayan. Kaya doon niyo abangan yung libreng konting pampasaya, pampataas ng moral. Things are getting better, may awa ang Diyos. At maraming salamat sa Metro Pacific Incorporated, Meralco Foundation, Maynilad, PLDT and Smart. Sila po ang nag-donate niyan. And in a few weeks, hopefully in a few weeks, baka meron na namang isang area na may mag-donate din. Itong area na ito, ito tip ha, walang pumapansin dito. Pero meron doong bagay na may kasaysayan sa lungsod. Pero dinadaanan lang ng truck yun. Walang pumapansin, dugyot, talagang kung ano-ano na nailagay doon. Pero bubuhayin muli natin yon para paalala sa taong bayan, lalo na sa kabataan, yung kahalagahan. Makikita nila yung order doon sa area. Pero yon ang pagkokopyahan naman natin yung nasa Jakarta. Kopya-kopya lang. maganda eh. At hindi mangopya. Oy, mga bata, maganda po mangopya, pero hindi po magandang mangopya sa eskwelahan, ha? bawal yan. Bawal yan sa eskwelahan. Okay. O di, mag-umpisa tayo. Hayaan natin, ha? Mamaya, Happy Valentine's. You go to Cartilia. Tapos yung Cartilia, may park, may show. Tapos punta kay Jones Bridge. Tapos kain kayo sa 1919 o sa Engbitin. O maraming kainan dyan ngayon na nangabuhay na. Tapos kung meron kayong ka-date, pwede rin kayo sa Mehan Garden. Yung programa naman natin doon. Dire-diretso po yan. At hinihikayat ko kayo. Matapos ito, pasyal ninyo. Hinihikayat ko kayo, mga nanonood, pagka kayo dumako sa Maynila, pumunta na kayo ng Intramuros. Partikular sa Port Santiago. Naku, you will see a different Port Santiago. In the evening. Ayan. Sa airport yan naman ang ating mga kasamahan sa gobyerno. Ang Intramuros Administration at DOT. Ganda, maganda talaga. Mas maganda magpunta ng gabi. Talagang para kang nasa ibang bansa. Ibang bansa at lumang panahon. Mauubos yung memory card nyo. Kaka-picture. Anyway, hayaan natin ngayon si Ate Yani muna, si Vice Mayor, ang mag-report sa atin tungkol naman at update sa ating kalagayan sa syudad at ng mamamayan ito. Sa kasalukuyang hamong kinakaharap ng mundo. It's a worldwide problem. Don't think of us less. Everybody's facing this problem. Ate, kamusta ba tayo? As of February 14, ngayong araw po, meron pong 115 na persons under monitoring. Ikakaiba po to dun sa persons under investigation. Ano pong pagkakaiba nila? Yung persons under monitoring, yan po yung may mga history ng travel. Travel po dun sa mga affected areas, kagaya po ng China, Taiwan, Macau, and Hong Kong. Ang Bureau of Quarantine po, ina-alerto po nilang DOH. Ang DOH po, ina-alerto ang Manila Health Department. Ang Manila Health Department po ay inaalerto po ang ating mga health centers sa komunidad at pinapaalam po sa kanila kung sino po itong mga persons under monitoring. Halimbawa po ako, ang pamilya ko po ay galing ng China, i-report po yan ng Bureau of Quarantine. Ito pong pamilyang to ang susubaybayan naman po nung tinatawag nating BERT, yung Barangay Health Emergency Response Team. Na sa panawagan ni Secretary Anyo,
ng DILG. May re-report kami mamaya sa inyo ni Ate Annie. Mahuhulog kayo sa bangko. Okay. Galing ng mga barangay chairman sa Maynila. Correct. May ilan lang talaga pasakit. So kapag na-report po yung pamilya nyo, syempre susubaybayan ho yan ng 14 days. Kapag wala naman po kayong pinakitang simptomas, kagaya po ng ubo, sipon at lagnat, okay po kayo. Pero kapag kayo po ay na-report na yung pamilya nyo nga may history ng travel, tapos po na-report po kayo na nagkasakit kayo, ubo, sipon, lagnat, kayo po ay kukunin ng mga kawani ng Manila Health Department para magiging persons under investigation na po kayo. Kapag hindi po kayo pumayag na ma-quarantine ng maayos, pulis na po ang kukuha sa inyo. Ayun. Oh. Madali salita, huwag nyo nang hintayin kalawitin kayo. Oh. Uh-huh. Para sa kapakanan ng higit na nakakarami. Opo. Ang kagandahan po niyan, napakaswerte po natin kasi dito po sa ating anim na mga ospital na pag-aari po ng ating lungsod, wala naman po tayong na-i-admit. So far, wala pa po. Wala pa po. At ang kagandahan po, kahapon po yata, Mayor, ay meron pong nag-donate sa inyo. Yes, kasi yung para sa kaalaman ninyo, sa direktiba po, ni Secretary Anyo, kaming mga lokal na pamahalan ay hinihikayat na magtayo ng mga birth through the barangay, no, respective barangay, yung Barangay Emergency Response Team. But the problem with that, siyempre, alam mo, buka na ng taon, itong mga barangay chairman natin, wala yan budget. Kasi meron yung tinatawag na kailangan i-require na PPE. Ano yung PPE? Yung Personal Protective Equipment. Ayan, o. Eh ngayon po, that was last week. No? Last week lang po yun. Sa amin pong pagpapasalamat sa Liga President na si Dr. Lay Lacuna. Kapatid mo ba yun? Ang presidente. Ang presidente ng Liga ng mga Barangay. Sa ating barangay bureau, sa mga staff natin sa Liga at sa staff natin sa barangay bureau, nagkandak kagad tayo ng initial information drive sa mga barangay sa buong Maynila. Pag-isipin nyo, ito madali lang gawin. Ano? Pero ito po, ang Maynila po is 896 na barangay. Ganyan po kalaki ang Maynila. So, sa awa naman ng Diyos at sa pagiging epesyente ng inyong pamahalang lungsod, sila po nakausap naman na lahat. At dahil dyan, dito po, out of 896 barangay, ito po ha, reported na po ito ng DILG. Hindi na po ito amin ha. Kumbaga, disinterested party na po ito. Kasi kaya lang namin itinatangos ng ilong, natutuwa ho kami sa effectivity ng aming mga empleyado at kawani ng pamahalang lungsod at liderato katulad ni Lay Lacuna ng Liga ng Barangay at saka ni Director Romy Bagay at ang mga kasama namin. At siyempre, yung mga barangay chairman na talagang gustong maglingkod ng maayos. As of today, 896 no? As of today, 862 na po. In 1 week, ang barangay already organized their respective barangay health emergency response team. Ibig sabihin, may mga konti na silang kaalaman. Ito naman, yun yung binabanggit ni Vice Mayor kanina, kung saan, siyempre gusto natin unawain yung mga barangay chairman, alaos naman silang choppy ngayon eh. May tos gastoids. Dahil kailangan ng mga PPE. Ang inyong syudad, bumili ng mga PPE. Pinakiusapan ko si Vice Mayor at ang ating MDRRMO at mga usyal. Nagkalap ng pondo, nakabili tayo ng mga, ano po yun, na isang set ho yun na ilalagak sa barangay. Ito yung mga goggles, mas yung pambalot sa katawan,
guantes, oh, gown, oh, gown, oh, yun. Ibibigay ho yan sa mga barangay para hindi na sila mag-abono. Ayan po ang report ng DILG as of 11 a.m. Ayan, nalulugod kami kasi medyo updated tayo lagi ngayon. Oo, ano, kahit papaano naman. Tumutugon agad ang ating barangay. Oo. Congratulations sa mga chairman. May natitira pa. Laman na this. Bagay. Talagang ganyan. Ang pag-gobyerno naman ay 50% plus 1 lang. Di ba 51% is greater than 49? Tama. Kaya nyo, doktora to, magaling pa sa map. Mm. Okay, tapos ate, yung polio campaign. Last week, tayo po ay ilang percent tayo last week? 99.13%. 13%. Pero ano to? Polio vaccine number? 2. Or type 2 na polio po. Yan. Ngayon, 99. Kailan tayo ulit? May kampanya. May kampanya ulit tayo sa February 27 hanggang March 8. Mm. Uulitin po natin yan. Out of 217,000 po kasi na ibinigay sa ating dapat nating mabakunahan, 212,000 po ang nabakunahan dito sa lungsod ng Maynila. 5,000 na lang ang inahanap natin. Opo. Kaya sa mga nanay, tatay, lolo't lola, libre po ang bakuna ng polio. Huwag niyo pong ikikipit-balikat yan. Sa mga private naman, halimbawa private, baka sila sa private hindi sila nahagip, hindi po kayo makakakuha ng type 2 polio vaccine sa mga ospital until authorized ng DOH. Without it, saan kayo pupunta? Wala. Nga. Pero ang gobyerno ng Maynila, kayo naman ay napapabilang sa Maynila. Libre. Dali nyo na po sa aming mga health center. Ikusa nyo na po. From anong age, ate? 0 hanggang 5 years old. Zero hanggang 5 years old. Yun. Ito, doktora, ito ha. Ito, sa pagkakaalam ko lang. Layman's term. Delikado po yan. Kung takot kayo sa flu o sa NCOV, o mas matakot kayo sa polio. Kasi ang polio, deadly. Ang flu, medyo nagagamuto yan. Minsan, dala ng matibay mong resistensya. Kaya mo yan i-deplect o kaya yan ang immune system mo. So kaya, pansinin nyo, mababa ang mortality ng NCOV. Nababahala tayo kasi mabilis ang pagkalat. Pero, yung mortality niya, mababa. Pero ang polio, deadly. May ginagawa ba ang tama lang? Simula po nung naupo tayo, sa tulong po ni Director Fox Pangan, na ex-boyfriend ni Honey, na head ng Manila Health Department, sa tulong ng mga empleyado natin sa Manila Health Department, mga barangay health workers, mga health centers, at particular na rin kay Secretary Duque ng Department of Health. Aba, matagumpay ang kampanya natin sa bakuna sa polio 1 and 3. Iba-iba yung polio. Bakit nga ba delikado yung 2? Ayan. Mama, mapakinggan natin. Bagong strain po kasi yung polio type 2. Dati po, nawala na po yan eh. Kaya lang po, this December 2019, Bumalik. Dahil na rin po sa laging kampanya ni Mayor na marumi. Meron pa rin pong, kasi na lumalabas po ito sa dumi ng tao na si shed off. So, sa pagsusuri po nila, may nakitaan po sila na nag-positive for type 2. Siyempre, nag-mutate din po yan eh. Sa katagalan ng panahon, nag-mutate po yung ating parang aliens. Nag-iiba po ng composition. Diyan po lumabas yung type 2. So, saan nakukuha? Sa karumihan. Sa kadugyutan. Lagi kong panawagan. Di ba, mahirap tayo. Wala naman pangungutya kung anong katatayuan mo sa buhay. Pero hindi naman bawal maglinis, maging malinis sa katawan.
maglinis ng bahay, kahit squatter, maglinis ang tapat ng bahay, o maglinis ng komunidad, yung mga opisyalis. Pag lagi malinis, mas maiiwas tayo sa mga sakit. Kahit tayo mahirap. Sabi ko nga sa inyo, nanay ko eh. Eh, damit ko, yun at yun eh. Nagninis-nis. Diba? Nagninis-nis yan yung duktungan. Oh. Pero, hindi pumapayag nanay ko na nagninis-nis yan. Oh. Susulsihin yan. Diba? Ipipix. Luma pa rin. Pero maayos. Malinis. O yun yung sinasabi natin. Naranasan natin yun eh. O, kaya naman eh. Hindi naman siya mahirap gawin eh. O, kaya, eh, sa paglilinis, oh, marami tayong maiwasang sakit. Sa kadugyutan, marami tayong pwedeng makuhang sakit. Oh, birin nyo, wala na nga yan, no? Oh, bumalik pa ulit. Tumapang pa. Oh, kaya mahalaga itong type 2, ha? Yung type 2. Pabakuna na kayo. Ang maganda dyan, wala na naman tosgas yan. Oh, sagot yan ng pamahalang lungsod at ng DOH. Na wala. Sayang eh. Sayang naman, di ba? Okay, ate pa. Sige. Mga donation po yun. Siguro ah, donation. O, sige. Oh, ito, panawagan sa mga lumipat sa Maynila, mga bumalik sa Maynila. Ang daming bumalik sa Maynila. Bumalik. Thank you for your trust to your city government. Ha? Oh, pero, sayang naman, oh, may panawagan ng Commission on Election. Oh, magparehistro kayo. Magparehistro kayo. Yung mga bata naman na magdi-18, oh, magparehistro raw kayo. Oh, meron silang panawagan, ha? February 20 at 21. Thursday and Friday. Oh, kasi isa sa naging problema dito, nahirapan yung mga nagpaparehistro. Dahil makitid eh, at maliit yung opisina. Oh, gagamitin ng Commission on Election Manila, oh, yung ating kartilya. So, hindi na kayo aakyat. Hindi na kayo pipila ng siksikan. Mas maluwag, mas maliwalas dito po sa kartilya. O, panawagan na mga nag-18 anyos o yung mga lumipat o yung mga hindi nakaboto ng ano. Kundi ako nagkakamali after 2 or 3 times na hindi ka nakaboto, the presumption is you're dead. So, i-strike down ka na sa voters list. Kung di ako nagkakamali, maaari pong mali ako. Pero chances are tama. Ano ba ang sabi, attorney? Ay, ikaw nga pala, abogado ka. Ano sabi? Ganun nga ba? Tatanggalin ka sa listahan ng voters list, ano? Two consecutive. Ayan, kaya, simple lang ho yan. Sayang yung pagkakataon. Lalo pa. Mahalaga itong halala na ito sa darating. Kasi, tayong lahat ay boboto ng susunod na pangulo o vice presidente at mga senador. O kung kayo 18 anyos, ay malaking bagay na kayo makapamili ng at magiging leader ng ating bansa. O, mininsan lang yan, ha? Tuwing 6 na taon lang yan ang pagpili ng pangulo ng bansa at vice presidente. Kaya sa mga kabataan, ito, mayroong programa sa inyo, ang Commission on Election. At sa screen namin, makikita nyo ang mga requirements. I-grab nyo na lang o i-share ninyo sa inyong mga kakilala at kaibigan. Okay? Sumunod. Meron ho. Ha? Nakarating sa amin report ukol sa alleged dog meat trade. Na nangyayari sa Canonigo Street, Paco. Ito po ay fake news, ano? Hindi po totoo. Para pumanatag naman yung ating mga dog lover. Ako, dog lover. Asan ba si Yorme? May kinakagat ba doon? Ano kanyang laruan? Ibigay mo sa mga talipandas. para makilo. hindi po. Gaduyang pinuntahan ng Veterinary Inspection Board ng Manila. Naka-rescue tayo ng 8 na aso. Pero wala po nakitang illegal na gawain ang ating direktor ng BIB, si Director Dr. Nick Santos. Ayan po, nagmakawa po yung amo ng bata, o yung bata, ay yung aso, bata ho eh. Kung pwede maibalik sa kanya yung aso niya. Binalik naman.
Oh, eh, kawawa naman, no? Pero wala po. Wala po yung... Kaya ingat-ingat sa mga napopost. Oh, kaya... But at any rate, eh, maganda na rin na yung mga impormasyong ibinibigay nyo, huwag kayong magsasawa. Oh, aaktuhan naman ng inyong lungsod. Okay? Oh, eh na. Maliwanag na tayo, ha? Fake news. Oh, hindi po totoo. Walang katayan ng asusena. Asusena. Nakakain na ba kayo ng aso? Hindi yan nakakain ng aso. Oh, nung araw kasi, naka-chamba ako eh. Hindi ko alam eh. Hindi ba yung mga nagiinuman? Oh, ano raw? Kambing. Oh, tapos siyempre bata ka, di ba? Totolong gising ka. Oh, iskat-iskat talaga rito. Oh, tikman mo, masarap yan. Oh, mga walang ya yun. Kambing daw, kambing. Eh, mabuto eh. Eh pag naalala ko yung experience, parang hirap talaga matulongi sa buhay, ano? Oh, pagkakain kong ganyan, parang mainit sa katawan. O, kaya pala gustong-gusto ng mga tumador. Oh, pero ayun po ay pinagbabawal, ha? Oh, te, naku, Diyos ko. Ang aso po ay hindi pagkain. Ang aso ay mamahalin. Na mo dalang the best ano loyal ano? Man's best friend. Oh, isa yan sa pinaka loyal na hayop. Oh, ang sarap-sarap niya, no? Kita niyo si Romeo, sabi ko sit. Oh, sit. Lie down. Oh, lie down. You bite. Oh, bite 1 kilo kagad do. Di ba, joke lang mo. Ang laki kasi ng bibig ni Yorme. Andiyan. Oh, wag. Mali nyo, kung wag ko kayong kakain ng aso, oh, kasi yung iyak ng aso, pag pinapalo sa ulo, saka yung sinasakal ng alambre. Oh, sinasakal ng alambre yan sa tubo, yung mga salbahe nung araw. Oh, pero ngayon, hindi namin kayo papayagan. Maraming salamat naman doon sa nag-imporma sa atin. Oh, pero hindi totoo. Ayan, so far hindi totoo. Pero wag kayong mag-alala. Okay. O ito ngayon, mga kababayan nanonood, o i-share nyo itong portion na ito. O i-share nyo na sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. O, merong mga babaguhin na naman tayong maling na kaugalian. Mga talipandas na ilang driver. Ha? Kasi po, may nagreklamo po na netizen. Ito ha, sa mga magulang na nanonood, ha? Oh, sa mga estudyanteng nanonood, please share this to your friends, this particular report. Oh, kasi ito'y kapakinabangan ninyo. At maigpit namin itong ipatutupad ngayon. Sapagkat the way we see it, kapag may batas, tinutupad, may nakatingin o wala. Di ko ba? Eh kaya lang, oh, talagang marami pang talipandas dito na... mapang-isa, o madaya, di ba? Hindi masunurin. O, noong February 4, may pumunta sa atin. Siya po ay sumakay. Saan na ba yung sulat niya? Yan. Sumakay siya ng jeep. Sumakay siya ng jeep. Estudyante. Cubao Divisoria yata ito eh. Hi, beautiful. Yun pala yung ex-girlfriend ko. Nandito na. Naabangan ka. Sinusundo na ako. anyway. Nagbayad siya ng pamasahe. Yung bata matalino. Tinake niya yung opportunity na kung saan may itinakda ang mga ahensya ng gobyerno at batas. Na kung saan kapag ikay estudyante at senior citizen, may diskwento ka ng 20%. Itong locon driver ng Cubao Divisoria, isa doon sa driver doon, hindi na tinanggap, inaway pa yung estudyante. Magaling yung estudyante. I don't know why. I think he's from Cainta. He's not from Manila. But, lumingi ng tulong dito. Inireport niya yung nangyari sa kanya.
O, inaksyon na ng MTPB. Nahuli yung driver. O, nahuli. Eh, kaya lang, nagkapwa-tawad na naman sila. O, pero sa kanila naman yun, eh, personal nila yun. Eh, kapwa-tawad sila. O, kasi walang complainant and so on. Anyway, hindi yun ang istorya. Ito ang istorya. O, ibig palang sabihin, may mga driver pa ng pampublikong sasakyan na hindi kinikilala yung mga umiiral na batas na pumapabor sa dalawang sektor, senior citizen at estudyante. O, ako nananawagan. Ha? Nananawagan ako sa mga driver. Igalang ninyo ang mga senior citizen at estudyante. Hindi naman nila hinihingi yung labis. Ang hinihingi nila, yung pribilehiyong pinagkaloob sa kanila ng Estado. O, sa mga driver naman. Ha? May nanay kayo. May anak kayong estudyante rin. O, gusto nyo ba ginagawa yun sa anak ninyo? Huwag nyong gagawin sa kapwa ninyo kung ayaw nyong gawin sa inyo. O, kaya kayo lahat na tutungo dito sa Maynila, sumunod ho kayo. Ha? 20% sa senior citizen at 20% sa estudyante. Sa lahat ng pampublikong, ito po yung batas. Oh. Pipilitin kong tagalugin, mga duguin ng ilong ko. Oh. Ayan na. RA. Oh, ito po ah. So hindi po to wentong laway ah. Batas po ito. Kapakanan po to ng mga estudyante. RA 11314. Otherwise known as Student Fair Discount Act, mandates the grant of 20% to all Filipino students on all, oh, ito ha, oh, wala na ditong, hindi kami kasali dyan. Hindi totoo yun ha, sinabi ha, maliwanag, all public transportation utilities such as but not limited to public utility vehicles, jeepneys, taxis, tricycle, passenger trains, and marine vehicles. So, ibig sabihin, pati barko. Oh, di ba? Oh, imagine niyo yan. Malawak yung batas. Napakasimple. All. Tanong, eh sa senior citizen naman, anong visa? Saan kinuha? Anong batas naman? O, di simple-simple lang, Republic Act 9994. O, the senior, the expanded senior citizen act of 2010. O, yun ang mga basihan ng batas. O, okay, tanungin natin, Mayor, eh paano kami makaka-avail ng discount? Ako naman driver. Eh, Mayor, paano ko naman malalaman kung estudyante? Oh, simple lang. Oh, kasi ang sinasabi dito sa batas, oh, para sa madali nating pagkakaunawaan, sinasabi lang dito, bigyan mong tubig, Nyor, makisuyo. Sabi niya, paano kami makaka-avail, Mayor, bilang isang estudyante? Ipakikita nyo lang yung ID ninyo na kayo'y enroll. Pero, hindi nung 1990 pa, ha? No. hindi kasi baka magkatulong isa, away-away pa kayo. Ibig sabihin, kayo'y kasalukuyan na estudyante. Eh, paano malalaman ng driver? O, siyempre, kailangan may ID. Ipakikita ninyo yun. Kasi may petsa naman yun, eh. Di ba? O, sa senior citizen, ID ng OSCA o sa atin, ginagawa na mas maganda yung ID para maibulsa ng maayos. Eh, Mayor, senior citizen ako, kaya lang hindi ko dala yung senior citizen na card ko. Di ba? Kasi hindi naman ang basis yung card eh. Patunay lang ng edad. Senior citizen ka na. Tama, mali? Yun naman talaga eh. Di ba? Edad ng base yan eh. O di ano pwede mo ipakita? Lisensya. Passport. O,
Kalaan mo, sumakay ka lang ng jeep, passport ang dala mo. Alang iya. Pero baka lang, kasi baka may pagtatalo eh. At least, alam lang natin ano yung mga ano. Pag dumating na yung national ID, o baka yun eh pwede na. Anything na ID ng gobyerno, at makikita ang inyong araw ng kapanganakan o taon ng kapanganakan. Para malalaman natin, senior citizen. Ha? Ngayon, mayor, kami mga estudyante. Pumapasok lang kami, marami sa amin, Lunes hanggang Biyernes. Kami ba ay makaka-avail pag Sabado, Linggo? Sagot. Kasama na holiday. So, para isang tanong na lang ng ating mga estudyante at kaalaman na rin ng ating mga driver. Sa kapakanan na rin ng mga driver para hindi rin sila naakusahan ng mali. Tugon, wala pong piniling araw. Under LTFRB Memorandum Circular 217-024. During the whole period, ang enroll siya. Ibig sabihin, maaaring Sabado, Linggo o holiday, basta ikaw ay enrolled. Di ba? Wala tayong lituhan na. Sabi, alamin natin, ako po ay estudyante. Makaka-avail ba ako sa discount? Yes. Kailan? Sa panahon na ako'y enroll. Anong patunay? ID. Paano po pag Sabado, Linggo? Pwede. Paano po pag holiday? Pwede. Pero, ayan ha, pero, kailangan ikaw pa rin ay enroll. Kasi maaaring noong nakaraang semestre, enroll ka. Itong nung sumunod na semestre, hindi ka naman enroll. Hindi mo siya magagamit. Kasi the logic behind the law is to ease, to cushion the economic effect to the students on the day-to-day cost niya. Kaya nga tayo nagbigay, di ba, ate, ng student allowance sa mga estudyante namin sa Maynila, sa PLM, UDM, saka grade 12. Kasi alam namin yung cost, yung hirap ng buhay ng isang estudyante. Ganun din sa ating sa mga senior citizen. Ha? Okay, maliwanag. Kasi ito, kung nangyari ito sa isang bata na naglakas ng loob, nagtiwala sa lungsod ng Maynila na magreklamo, baka nangyayari ito ngayon. So, sa mga driver ng pabublikong sakya, sumunod po tayo. Tayo na rin naman may mga mahal sa buhay. Huwag natin na yung kahinaan ng tao. Huwag natin pagsasamantalahan. Imbis sa sumunod tayo, naggalit-galitan pa yung driver. Buti mabait yung complainant. Kung hindi, yan, Republic Act yan. Mayroon yung kulong. Sa abogado pa lang, todas ka na. Acceptance fee, pagpalagay mo na, 5,000. Appearance fee, 2,500. Ilang appearance yun? Umaharap ka sa kaso. Tama? De, 1,000. Baka umabot pa 100,000. Magkano yung hindi mo tinanggap? 6,000. Kaya it doesn't make sense eh. It doesn't make sense. Hanggat nakalulusot ka, swerte ka. Paano pag na one time, big time ka? Tuluyan ka. Sakit pa ang ulo mo, matatanggal pa ang lisensya mo. Di ba? Kaya, sundin na lang natin. Kaya nga sabi ko, Happy Valentine's. Umiral sana sa atin ay pagmamahal sa kapwa. Biri nyo, senior citizen, hindi nyo pa didis. Tatanda din kayo. Totoo. Una-una lang yan eh. Mauna na kayo. Lahat tayo dun tutungo. Darating ang oras, hihina ang katawan natin. Kung mahirapan tayo economically. Kaya may mga batas na ginagawa para maproteksyonan yung mga nahihirapan sa buhay. Pantay-pantay na. Ayan. Ito ang sulat ni
Reneline F. Lopez. Pasalamat din po kay Sir Wilson sa pagpapalakas ng loob ko na di kami mapapahamak sa pag-assist sa amin. Totoo po yun. Kapag kayo ay pinagkatiwalaan ninyo ang pamahalang lungsod, lagi namin po proteksyonan kayo. At talaga, okay, maraming salamat ha, Reneline. Kasi magandang leksyon yan. I-share nyo yan sa inyong mga anak. Kaya pag nagbigay ng baong si nanay, dapat 20% din discount. Kala nyo, ha? Sabi siguro ng nanay, okay yun, ha? Oo nga, no? Walang yan tong anak ko, hindi sinasabi sa akin na may discount pala. Nag-ipon ng bili ng bulaklak ngayong Valentine's. Yan, ha? Huwag aabuso. Kasi mabigat at mahigpit ang Maynila. Bakit? Tingnan ninyo. I-update namin kayo, ha. Tingnan ninyo kami, Itong aming data sa mga nahuli na sa Maynila. Ako, Diyos ko. Alam nyo ba, simula ako'y naging mayor, July 1, wala naman akong ginawa, ang kakaiba, ha? Wala po akong ginawang kakaiba. Ipinatupad ko lang yung mga umiiral. Yung nandiyan dyan na, batas na eh. Tingnan ninyo, ang nahuli sa Maynila na traffic violators. Ha? Konti lang 125,138 in 7 months. Ganyan kagulo ang Maynila. Imagine ninyo yun. 125,138. Yung mga nangabuso naman na MTPB, pinagtatanggal ko, nakikita ninyo. Di ba? Ora mismo, walang cheche-boreche. Tetanggal ka agad, on the spot. Pagka napatunayan namin may pangabuso sa kanila. Pero, 125,138 na tao na ang na-penalize. Ibig sabihin, ganyan po ang sitwasyon natin. Kaya po, yung traffic ay traffic. Yun po ay problema ng pamahalaan. Pero, hindi ba maganda may sa isipin natin? Hindi kaya bahagi ako nung pagka-traffic? Kasi hindi ako nasunod sa simpleng alituntunin ng batas trapiko. Di ba? 125,000, you do your math. Ilan ang nahuhuli araw-araw? Ito po'y sa Maynila lang. Maraming salamat sa inyong donation. 109 million na po ang kinita ng Maynila sa violation nyo. 109 million. Ang penalty na. 109 million, 986,000 from July 1 to February 13. As compared to... Ako, Diyos ko, wala na uuli nung araw. Oo, talaga. Palabit pengi nung araw. Diyos ko, tingnan nyo yan. Ito, sa akin ha, ito perspektibo ko lang. Bad news to. Hindi to good news. Bad news to eh. Para sa akin, kanya-kanya naman tayong perspektibo. 125,138 violators. 109 million ang kinita. But bad news, daming pera ng Maynila. Bad news kasi on the basis, ang basis ng income, violation eh. Ibig sabihin, chaotic ang Maynila. Maraming siga, nagsisiga-sigaan. Meron pa nga, di ba? Nakita niyo yung ginawa doon sa isang batang hinuhuli lang niya. Diba, tinakasan siya. Tapos, napasakay yung dahil ayaw siyang bitawan. Kinaladkad niya yung MTPB. Diba, naalala niyo yun? Ganyan po. Kaya po, mga kababayan, tulungan niyo po ako. Talagang hindi namin kakayanin to ni Hani ng kaming dalawa lang. Kasi talaga, kita niyo. Bad news yan sa akin. Sa akin, bad news yan. Pero, okay lang. Total, marami naman kayong pera. Gusto nyo ibayad ng violation,
Oh, thank you very much. Marami kami mabibili ni Honey na paracetamol. Amoxicillin. Oh, para sa mga pasyente namin at sakit ng ulo namin at sakit ng likod ko. Oh, pasensya na kayo. Ah. Marami nag-aalala kahapon. May regular back pain ako eh. Tumira lang kahapon. Kaya lang maraming gawain eh. Kaya po, anyway, basta po, pakiusap. Sunod na lang po tayo sa alituntunin. Oh. Mag-ingat po kayo sa Maynila ngayon. Noong isang araw, nag-umpisa na. Nakikita na namin kayo 24 hours a day. So kahit gabi, ha, kahit gabi, pag stop, stop. Ang red, stop. Pag ginawa mong green, ang red. Kahit nasaan ka pa sa Pilipinas, we will send you the bill. Ingat kayo. Kaya pagpapasok kayo ng Maynila, ha, you see to it, nagagalangin ninyo yung batas trapiko rito. Na normal din namang batas trapiko sa lugar nyo. Basta pag sumok pa kayo dito, madaling araw, hating gabi, umagang umaga, tanghali, may traffic enforcer o wala, mag-ingat kayo. Nandito na si bahay ni Kuya. Eh, tip ko lang yun. Tinitipan ko lang kayo. Eh, kasi ito, 125,000 ate, mano-mano to. Meron kami isang study. Ito, papakita ko na sa inyo. Ito, isang tip. Ginawa namin to dati. Naglagay kami ng detection, camera with detection. Detection of violation of traffic. Stoplight, nakakonek yung camera. Pag gumalaw ka na naka-red, mag-ooperate yung camera. Pero po tayo nun, ginawa po natin dati yun. Hindi lang ipinatupad nung mga... Nag-testing kami. Kanto ng Governor Forbes at Espanya. Alam nyo, nasaan yung camera o pag naglakad kayo. Ayan ha, tinitipan ko na kayo. Nandun sa may BPI, nakikita nyo may box doon. Camera po yun. Tapos may radar. Tapos meron yung detection. Kaya pag tumama ka doon sa, di ba may pedestrian, iginanon mo yung gulong mo, kiklik yun. Tapos aandar yung video. Kasi yung picture, padadala sa'yo. Pag kinontest mo, ang susunod ay padadala sa'yo, video. 5 seconds, 10 seconds before mong ginawa at 5 or 10 seconds mo after mong ginawa. Kaya wala ka talagang ligtas. Ito ang catch ng kwento na yan, ng sample na yan. Gabi lang ha, isang gabi lang namin. Alam nyo ilan ang violators? 700 plus. Isang intersection, isang gabi. O kaya pagkaya ni pinatupad ko na, which is nangyayari na ngayon, ha? Nandiyan na, naglalagay na. Nako, Diyos ko, magugulat kayo. Meron kayong bill na dumarating sa Apari. Sa Mindanao. Kasi yung pagkakarehistro ng sakyan ninyo ay sa Apari. Ngayon, hindi mo binayaran. Nako, Diyos ko. Susunod, pag mag-a-apply ka ng birth certificate ng passport, you have a pending case before the NBI. Sa korte namin, isasubmit namin sa NBI, may record ka ngayon. Hindi ka mabibigyan ng NBI clearance. Pag hindi ka nabigyan ng NBI clearance, hindi mo na magagamit ang pera mo sa travel sa abroad. Kasi hindi ka na magkakaroon ng passport. Kasi may pending kang kaso sa MTC. Kasi violation of ordinance, papailan namin kayo ng kaso sa MTC, ang gobyerno magpapail sa inyo. Tapos, habang pinapailan kayo ng kaso, may record na kayo sa gobyerno,
tumatakbo ang penalties and surcharges. Na imbes na yung 2,000 mo, ikinipit balikat mo, tinawanan mo yung gobyerno ng Maynila, o umabot ng 100,000, 100,000 ang babayaran mo. O plus, kukuha ka pa ng abogado, o harap ka sa MTC. Kaya pagka kayo nakatanggap ng sulat ng violation, para ho yan sa Amerika. Oh, ewan ko kung may taga-Amerika ba rito. Oh, meron na ba nag-violate sa inyo? Wala pa. Oh. Eh, may mga makaka-relate nating mga kababayan sa Estados Unidos na ibibil ka. Oh. Kaya kayo, pagpapasok kayo sa Maynila, may gobyerno na po ang Maynila. Ang gobyerno po sa Maynila, gabi, tanghali, hapon, madaling araw at hating gabi. 24 hours po ang gobyerno ngayon sa Maynila. May bago na pong gobyerno. Kaya pag dito kayo papasok, magdalawang isip kayo kung kayo'y lalabag sa batas. Mano pa, ang mga kriminal din. Oo, sige, hindi namin kayo mapipigilan. Pero hindi araw-araw Pasko sa inyo. May Pasko rin sa pulis. Pero pagka kayo nakalusot sa krimen na yun, ang ikamamatay nyo naman, puyat. O, dahil hindi namin kayo patutulugin. O, kahit saan kuweba kayo maging ermitanyo na kayo, o, saan kayong kuweba magpunta, o, matutunton at matutunton namin kayo matter of time because we will not stop. Because you are not allowed to do it here in Manila. No. O, kaya yan ha, mga driver. Ingat. Habi nga ni John Lloyd. Oh, kasi talaga, ang ganda, nakita ko na yung mga camera eh. Oh, ayan ha. Oh, basta yan naman, ano, puro, nakita nyo naman ako, hindi naman ako nagkukulang, no, kami ni Hani. Puro kami paalala. Oh, di ba, anong purpose ito? Ano nangyayari at mangyayari sa Maynila. Oh, o tapos yung inyong mga hinaing, didinggin namin. Ha? So, kaya po, konting disiplina lang. Sa pag-unlad ng bayan, ano ang kailangan? Disiplina. Disiplina ang kailangan. Tama? Hindi bisikleta, ha? Disiplina ang kailangan natin. Okay. Ngayon naman, tingnan ninyo. Tayo po hindi natigil. Simula sa pool. Tingnan po ninyo. Itong Enero lang. January 1 to February 13, clearing operation, 870 na clearing operation. You do your math, there is only 30 days in one month. So that is only 43 days. 870 na clearing operation. At sa loob ng July 1 to February 13, 5,253 clearing operations na po ang ginagawa ng may. Ayan, yung mga nakikita nyo sa screen. Kami po ay 1-2. 1-2 sawa. Hindi po kami titigil. Kaya lagi kong panawagan, tulungan nyo na kami. Ayan, may bago kami ginagamit na teknolohiya ngayon. Yung flashing. Yung high pressure water. Para matanggal ang mga banil. Sa Tagalog, libag. Sa French, lebag. Parang porchop lang dito. It's just trying to light up the moment. But we are very serious, as you can see. No? Congratulations sa ating mga Estero Rangers, Manila Bay Rangers, at yung clearing operation natin, hindi tayo tumitigil. Patigas ang puto ng ulo. Kung matigas po ang ulo nyo, mas matigas ang ulo ko. Siguro hindi ako magiging alkalde kung hindi matigas ang ulo ko. No? Talagang ako po'y persistent. Modesty aside. And Honey and I will be consistent. Kaya ang panawagan ko, tulungan nyo na po kami. Magkusa na po kayo. Wag ko kayong naniniwala sa mga iilang pang chairman na nagsisiga-sigaan. Manduduro lang po yung mga yan. O, kaya yan na nagmamamaktol o kasi natanggal na yung kanyang pinagkakakitaang illegal.
illegal parking, illegal vendor, o inuman sa barangay hall, o inuman sa daycare center. O, yan, yan kaya nagmamaktol yung mga yan. O, eh, wag po. Sumabay na po kayo sa pag-aayos. Wag nang para sa atin. Para na lang sa salinlahin natin. Panahon na. Wala nang ibang panahon. Huwag na tayo maghanap, bukas na lang. O, kaya yung masamang habit nating manyana, tapusin na natin yung bad habits na yun. Ngayon na. At hindi ko muna kasanayan ay tama na. Huwag po. Wag, kasi hindi po tayo titigil. Maraming salamat kay Secretary Simato. Nagpadala ulit siya ng 10 set. Noong nakaraang 30, maigit, ano? Ngayon, 10 set. Na yan yung basuran yan. Kaya ilalagay naman natin sa kartilya ulit. Malapit na po ha mga kababayan, mga netizen na nanonood, yung request ninyong banyo sa kartilya, ginagawa na ni Andres. Banyo, talagang banyo. Hindi portalet. Hindi portalet. Tapos baka magkaroon din tayo ng public drinking fountain. Babalik natin yung luma. Di ba nung araw ang park may fountain? Sa school nga may fountain eh. Nyanyanga mo lang oh. Di ba? Ibabalik natin yun. May mga katulong naman tayong privado. Kaya po ha, tuloy-tuloy po sa ating kay Director Kenneth Amurao at mga taga DPS, sa ating MPD, maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo, huwag tayong titigil. Pakita natin sa taong bayan na may gobyernong consistent. Mahirap. Ayan, nagsasakita na mga likod natin. Di ba? In fact, ngayon, si Honey, gusto nito, matapos na ako. Kasi midday pa sila. Ako rin midday. O lahat tayo, kumbaga, may kanya-kanya kaming, kumbaga, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. May mga sakripisyo. Emotionally, physically, di ba? Lahat naman, hindi ko naman hinihingi sa inyo ang isang bagay na hindi ko kayang gawin. O pag hiningyan ko kayo ng sakripisyo, ako din naman magsasakripisyo. O pag tinulungan nyo kami, ang sukli namin ni Honey, maglilingkod kami ng maayos. O kaya kahit na kung hanggat kaya ng katawan ko, magtatrabaho tayo. Di ba? Kahit ito na lang ang gumagana. Oy, kasi may trabaho rin ito. Pirma-pirma. Kapon, di ba? Tumira ako ng ilang event. Yung as per schedule. Ninyanga ko na lang. Nakarami ako. May bago tayo mga nurse. Yes. Di ba, ate? Mm-hmm. Kasi ang rekomendasyon ni Vice Mayor, punuin, palakasin. Kasi, tama ba ako, ate? Dati, maraming plantilya, mm-hmm. pero walang tao. Walang tao. May ospital, kulang ang tao. Tama po. Kaya kung bakit, nakararanas yung mga mahihirap nating kababayan, kulang ang doktor. Di ba yan ang mga kwento ng mga kababayan natin, Merap? Wala yung doktor. Masungit ang doktor. Masungit yung doktor. Kasi may mga dahilan. Yung sungit, maaaring dala ng pagod. Hindi ko ginagamit na excuse, ha? But we have to find the problem. Why? The whys of this world. Huh? Why? Pagod na, overwork. Eh, bakit? Nagpatayo tayo ng malaking-malaking ospital. Hindi naman natin nilagyan ng empleyado. Diba? Naglagay ka ng CT scan, wala namang bumabasa. Ano yung hulaan ko? Todit, sandahan. Dito may dadaan yung wire, ha? Hindi. Di ba? Kaya ironic, eh. Kaya ang rekomendasyon ni Vice Mayor, kasi po, ha? Para sa kaalaman ninyo, ang aking Vice Mayor, mahal na mahal ako. Katulong siya. Yung ginagamit ko sa kanya, yung personal professional career niya. Not as only as being Vice Mayor. Kasi ang Vice Mayor, walang function na ano yan eh. Ekutibo eh. Ang Vice Mayor ro, madasalin. Sobra ka. Hindi, totoo naman. Pero hindi yung ate ko. Hindi nagdadasal to. may running joke ko kasi. Ang Vice Mayor daw, madasalin. Kailan kaya?
Kailan kaya? Ay nako, eh, pero kami ni ate, alam mo, para kami magkapatid dito, sobra. But going back, no? Oh, 'di ba? Oh, 'yun, pinirmahan natin. Oh. Oh, ang dami na natin na hire na doktor, no? Consultant na doktor. Oh, at nurses and medical staff. Ang dami na rin na promote. No. At yung nanawa, nung pinost po natin yung mga available. Ayan. Oh, bago mo ikwento ate, okay. Ngayon lang kayo nakakita ng gobyerno. Ah, gobyerno ha? Oh, nangangailangan ng empleyado, ipinopost. Yes, yun yung ikukwento ni ate. Kami nagpo-post kasi yan, itinatago yan. Savings. Secret yan. Oh, kasi meron din dyan para kay Eddie at kay Patty. Oh, kung kayo may konting karanasan na sa gobyerno, medyo may mga ilang gobyerno, local government yan, itinatago yan. Oh, para maging mailagay namin, kami politiko ha, kung hindi naman pwede ikubli. Oh, kanya-kanyang level lang ng pagiging politiko. Politiko kami. Oh, para maibigay namin sa mga pabor namin. Tama, mali? Oh, siyempre, uy, mare, mare, kamusta na yung anak kong, inaanak kong nurse? Ha? Oh, ayun, ibibigay, kahit hindi qualified. Tama, mali? Tama. Kasi we are susceptible to that situation. Kaya kami na mismo ang umiiwas. Paano? Oh, ayun, pinaplastada namin sa aming Facebook account, saka sa Manila PIO. Oh, yung kailangan. Oh, ano naging epekto ate? Ito, magandang kwento. Ngayon po, napakadami yung nag-a-apply. Oh, dati walang nag-a-apply. Wala. Tingnan nyo ha, ang daming bakante sa mga ospital namin, Gat Andres, Jose Abad Santos, Ospital San Palo, Ospital ng Tondo, Ospital ng Maynila, Ospital Santa. Ang daming bakante. Wala nag-a-apply. Kasi hindi po nila alam. Kasi hindi nila alam. O ngayon natin, ano nangyari? Sumasakit ang ulo niya ngayon. Marami pong nagpapadala ng kanila po mga application form o yung personal data sheet. Tapos, kung saan po naman merong available, marami po tayong nurses and doctors ngayon na nag-a-apply. So, agad-agad po namin pinapaprocess kasi kailangan po natin ng mga doctors and nurses sa atin po anim na ospital at sa atin po mga health centers. Oh, yun. Kasi, nakatodo na kami ni ate pambili ng gamot. Nakatodo kami pambili ng equipment. Oh, magpapagawa pa kami ng bagong building doon kasi luma na yung building. Kasi mas mahal siyang i-maintain dahil 60-year-old na yung building at delikado pa. Di ba? Biri mo, nasa ospital ka, nagpapagaling ka, doon ka natodas. Nadaganan ka ng biga. Huwag naman loobin ng Diyos. Di ba? Oh, hindi, I'm just, you know, trying to light up, pero there's chances. Oh, what are the chances, di ba? So, may building, may gamot, may pasilidad, sino mag-ooperate? Nga. Oh, kaya ang pila ng tao sa public hospital, madami. Oh, eh, mahirap magkasakit. Alam nyo ako ha, ito kukwento ko lang. Ang problema ng mahirap pag nagkakasakit, dalawang beses tinatamaan. Yes. Bakit? Ang isang mahirap, ang puhunan niya, abilidad at lakas ng pangangatawan. Yan ang katayuan ng isang mahirap na hindi nakapag-aral o nakapag-aral man pero walang oportunidad na makatrabaho sa regular na empleyo. So ang tanging puhunan niya yung lakas ng pangangatawan. Na ospital. Nahirate sa ospital. Dalawang beses yung tinatamaan. Una, hindi na siya kumikita. Tama ba? Tigil yung kita eh. Pangalawa, tosgas pa siya. Di ba? Ang binibili yan, Togmolodon, Yakapsul, Kispirin. Kasi alang gamot eh, yung ospital. So, totosgas yung pasyente. Laboratory rito, laboratory roon. Kaya dalawang beses tinatamaan ng mahirap pag may sakit. Kaya tama naman si magsaysay. Those who have less in life must have more in law. Yan ang sinabi ni dating Pangulong magsaysay. O kaya, itong mga public hospital, sino pupunta dyan? Mayaman ba pupunta dyan? Hindi. St. Luke's yan. Oh, Makati Medical Center. Pupunta yan doon sa amin, sa mga Mona Lisa. Mona Lisa?
they just lie there. And they die there. Oh, ay dahil pag masama ang pasilidad ng pangkalusugan, well, kasi ano yung running joke yan, yung mga nanonood na mga kababayan natin sa kalye, alam nila yan, yung running joke na yan. Saan ka nadala? Sa Mona Lisa. Ha? Oh, he just lied there and died there. Kasi ang sama ng pasilidad. Oh, kaya po ayaw namin yun. Gusto namin unti-unting baguhin ang imahe ng MTPB. Ang sama ng imahe ng MTPB. Hindi namin yan na ikinatutuwa at hindi ko yan ikinikipit balikat. O kaya ipinagpapapuri ko at kinikilala namin yung mga mabubuti. At inilalagay namin sila sa kapanatagan na habang buhay na sila makapagtatrabaho. At yung mga masasama, oh, goodbye my friend. No more happy days. Tanggal kaagad. O ganun din sa amin, sa ospital. Pag sinabing public hospital, para ka mamamatay sa tetano pag nauntog ang ulo mo sa bakal doon sa barandilya. O edal kalawang yung barandilya. O yung kama, yung bakal. Biruin mo, appendicitis ang sakit mo. Ang kinamatay mo, tetano. Nadunggol mo yung ulo mo doon sa kama eh. May tetano. Ayun ang kinamatay mo. Sad to say. Oh. Yes. It's happening. It's really happening. And I don't want this for our people. I don't like it. I was there. I experienced it. Naranasan ko yun eh. Kaya yun ang ayaw kong iparanas sa mahirap. Gusto ko maramdaman niya, sana someday, may awa ang Diyos, loobin sana ng Diyos. Ha? Gusto ko yung kanyang ospital, ha? Oh, salamin, tanawin dagat, air condition. Oh, tapos nakikita niya yung rays ng sun. Oh, parang siya kinukuha. Ganun pa rin. Hindi kasi, hindi ko naman mahuhula kung sino mabubuhay o sino mamatay eh. O, pero yung pasilidad, ha? Yung pasilidad, maramdaman man lamang ng mahirap na sa huling hininga niya, kinalinga siya ng pamalaan. Nakatikim siya ng ginhawa. Yung tunay na pagmamahal ng gobyerno sa mahirap. Yun ang pangarap ko. Kaya talagang itinaas namin yun. Pinakiusapan ko si Architect Dennis Lacuna, yung kapatid ni Honey, na dumisenyo ng fully air-conditioned hospital. Sabi ko, gusto ko glass. Para sa, naalala niyo yung kwento ko rito, pag hindi yan katulad ng Makati Med o St. Luke's, hindi ko yan tatanggapin. Bakit? Hindi ba pwedeng tamasahin na mahirap yun? Kasi ang ayaw na ayaw ko sa mga pagawaing bayan, may magawa lang. Ayaw ko talaga. Hindi ko mo pampubliko, mukha siyang pampubliko. No, that's unfair. Ang hirap magtayo niyan eh, di ba? O kung magtatayo ka, tingnan mo na pang matagalan at saka maayos, di ba? Kasi kung hindi natin nanamnamin yung sinasabi ni President Magsaysay, di ba? Those who have less in life must have more in law. Then, it's useless. Hindi naman natin sinasabing pinagkakaitan natin yung mayaman. Hindi. Ito yung tipo ng ospital na tunay, nakakalinga sa mahirap, pero ang mayaman, pwedeng sumok pa. Bakit? Yung amin doktor. Halimbawa lang ha, ospital ng Maynila. Ay, doktor din yan sa privado, maaari. Totoo po yun. Oh, kita mo, ayan si doktora. Matagal to naglingkod sa bayan, ha? Baka akala ninyo, ha? Hindi nyo lang alam. Ate, kwento mo, gano'n ka nakatagal. Kala ko, yung mga duka. Oh, matagal na kasi si Vice Mayor Honey Lacuna, simula sa professional career niya, naglilingkod na siya sa bayan. Bahagi na siya ng gobyerno ng Maynila bilang doktora. Oh, yan mga eksema nyo, yung mga bone nyo. Oh, yan ang specialty ni ate. Yeah. Kasi di ba marami yan sa squatter? Oh,
Okay, exposure. Kwento mo yung sa mga professional doctors and nurses. Karamihan po na ating mga consultants sa ating pong mga pampublikong, sa ating anim na hospital, ay mga consultants din po ng mga malalaking private hospital. See? Katulad po ng UST, ng St. Luke's. Oo. Kaya magagaling ang mga doktor natin. Magagaling po ang mga doktor natin. Kaya lang, alam nyo, yung laway ng doktor, hindi nakagagaling yun. Oh, sa Alboraglio lang yun, yung usog. Yun, di ba? Pero kung walang gamit ang doktor, kung walang gamot ang doktor, wala yun. Puro kispirin ang abutin mo, saka yakap sun. Pagka masakit ang ulo mo, tugmolo dun. Ganun. Kaya dapat yun, yung buong ecosystem, kompleto. Tao, partikular na profesyon, gamit, gamot, pasilidad. Pagbuo, kulangin man, at least alam mo na halos yung kaginhawaan ipinaramdam sa iyo. Ako lagi kung ano yan eh. Yung lolo ko, namatay yun sa Bataan. I was there. No, naghihingalo siya. Kaya yung sama ng loob ng nanay ko, ganun na lang. Kailangan niyang bumili ng dextrose. Dahil nasa emergency room kami, walang dextrose yung hospital. Hindi ko naman masising hospital eh. Talagang ganun. Noong una, siyempre, sisi ka, di ba? Pero as you progress, as you mature, you understand. Pagbalik ng nanay ko, patay na lolo ko. Hindi niya nakita. Diba? Yung ospital na pinagdala ni Diyos ko, bawal nga mauntog, maniwala kayo. Sakit ka sa puso, tanong kinamatay mo. Ganun, ayoko talaga. Ayoko yun na maranasan na mahirap. Diba? Pwede naman eh, kaya naman. Ngayon, pati middle class. Hindi na magpapa-private yun. Bakit? Ang ganda ng ospital eh. Tapos mababalita nila si Dr. Juana, si Dr. Pedro. Di ba taga St. Luke's yan? Uh-huh. Di ba taga ano yan? Ba't nagdo-doktor dito? Consultant pala namin. Birimin, doktor doon, doktor dito. Doon may yad ba? Dito, libre. Pero para yung doktor. Binuksan ngayon yung pasilidad. Aba, mas maganda pa yung pasilidad ng gobyerno. Gamit. May gamit ang gobyerno. Isang ka pa magpapa-hospital. Hagip na naman ngayon yung middle class o working class. Ikaw naman, mayaman. Huwag kang mag-alala. Baka gusto mo mag-donate. Diba? Doon ka na magpa-hospital, mag-yadba ka na lang. I-subsidize mo ng konti. May piyay-piyay kang konting yadba. Pero nasa sweet ka. Pero ganun din ang view. Dagat. Kunin mo, Diyos. Ay, nako. Pero yan po ang nangyayari. Kaya po mahalaga-mahalaga sa akin ang ginagampanan ng ating Vice Mayor. Kasi siya talaga nakatutok doon. Tapos, ito naman, sabi ko sa inyo, our failure, success, our dreams, or aspiration. Ito, may nangyari sunog. Ito ha. Ito, nangyayari ito, lalo na sa Marso. Fire month, sa Marso na naman. Pinagpapauna ko na. May nangyari na naman. Nangyari sa Baseco, nakakaawa naman. Nandito ako noon, mga alas 11 ng gabi, tumitira pa ako. Tayo, no? Nagpipirma pa kami ng dokumento. Nagkasunog sa Baseco. Naging alarm, malatasing alarm. Minomonitor ko naman dahil nire-respondihan natin. Except that may napabalita. Mga kababayan, mga nanonood. Maigi na rin nagkakaliwanag. Nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Okay. May napabalita, nag-aagaw ng hose. May nagpapaputok ng baril. Mukhang matapang, no? Ginawa namin, kasagsagan na sunog ito, pinuntahan namin.
pumunta ako sa base ko. Tanghating gabi. Nakausap ko naman si Chairman Diana. O, di ba, hindi ko kasundo yan dati. Di ba, naalala nyo naman eh. O, kasi mga politika yan. O, pero sila nakikipagtulungan. O, ngayon, si Chairman Diana at yung kanyang mga kagawad, o, naglilinis ng base ko. Nagki-clearing na sila, nagwawalis na sila, tumutugon na sila sa panawagan ng pamahalaan. Kaya ang pamahalaan, o, kakibat sila ngayon. O, punta kami doon. O, tapos inasikaso. Tapos, eh, yung reported na nangaagaw ng host ng bombero. Okay. Mga kababayan, kahit pumunta pa ang mayor dyan o hindi, walang magagawa ang mayor. Ang vice mayor, ang police. Bakit? Hindi kami bombero. Ibig sabihin, kung kami ganun ang pananaw natin, hindi ko naman kayo masisisi na kapag yung bahay ninyo nasusunog na, natataranta kayo. To the point, gusto nyo pang iligtas ang bahay nyo, aagawin ninyo yung bumbero, yung host. Huwag po. Kasi lalo lang hong lalala. Hayaan natin ang mga bumbero na gampanan ng kanilang tungkulin. At marami dyan ay mga volunteers. Marami salamat sa Bureau of Fire, sa ating Manila MDRRMO, kay Director Arnel Angeles, sampu na kami mga staff. Inactivate naman namin lahat ng aming evacuation site immediately. Pero ang lesson dito, may fire prevention month na naman tayo sa March. Pinagpapauna ko na, next month na yun. Pag may mga ganong aberya, hayaan natin yung bumbero. Hayaan natin sila. May mga bagay kasing hindi na maliligtas at may mga bagay na pwede pang iligtas. Sila ang specialty dyan eh. Huwag natin silang pakialaman. Pangalawang leksyon. Ito, magandang leksyon. Yan, kahit si Chairman Diana, nakita niya yan. Isunog. Nakaparada kotse mo. O dapat, itabi mo na. Nakaparada tricycle mo. Dapat, nagkukusa ka na. O, yun ang nangyari. Kaya lumaki yung sunog, yung unang rumisponde, nakapasok na. Ubus na yung tubig. Hindi ngayon makalabas. Bakit may paparating na bago? Bakit? Ang daming obstruction sa kalye. Ayun, ay di inabot yung bahay nila. Pati ng mga nakaparada. O di ano natipid nila. Nakatipid sila sa parking. Sunog naman yung bahay mo. Di ba doesn't make sense? Minsan yung panglalamang, binabawian ka ng buo, winalup ka. Oh, dahil hindi makaparada, lumaki ng lumaki, umabot sa mga bahay nila, pati tricycle nila, sidecar nila. Dapat tayo, pag may aberya, kusa na. Ang una mong isipin, paano makakapasok ang responde? Dahil baka mamaya, apat na bahay na lang o limang bahay na lang yung layo. Yung mga ganyanga ka ba dun? Ano ka? Usi. Usi zero. Imbes na itabi mo yung sasakyan mo, hindi ka nakiisa, ang katwiran mo, malayo naman sa amin eh. Dala nun, nagkaroon ng pagkabalam, lumaki ang apoy, ubos lahat ang pinaghirapan mo. Yun ha, leksyon yun. Pero yan naman eh, tayo, tinulungan naman sila ng MDSW sa atin at ng inyong lingkod at ni Vice Mayor. Modesty aside, tumulong naman tayo. Okay? So yun, panawagan natin. Sumunod. Mga kababayan, kung tagalungsod ng Maynila, dapat ng kabahan ang mga tulak. Meron na po tayong PDEA office sa Maynila. Kaya kayo, magbago na. Dalawang uri ng pagbabago. Hindi ko man kayo mapigilan dahil talagang ganid sagad hanggang buto ang kasamaan ninyo. Nagtitinda pa rin kayo ng droga. Magbago kayo ng address. Kung hindi man, kung makikinig kayo, magbagong buhay na kayo. Dahil hindi namin kayo titigilan. Andito na po ang PDEA. Ayan po si Director General Aquino.
at ang ating mga ano, meron na pong istasyon dito mismo sa Sitiyon. Kumuha tayo ng isang lugar para mag-opisina ang PDEA, para ang PDEA mabilis. Mabilis talaga. Kasi ang PDEA talaga ang itinalaga ng Pangulo ng Bansa na pagdating sa mga droga. Katulong ang kapulisyahan. Ang ating MPD. Yan naman ang ano natin. Kaya, ingat. Bago ka, nagbago ka. Di kang tisi sa uli. Di ba may kantang ganun? Kay Freddy Aguilar. Wala talaga ako sa tono. Ayan ha. O edi tayo na, tulungan naman natin na. Okay. Anyway, may awa ang Diyos. Mahirap lang magbuhat ng bangko. But timigil na po kayo. Ate, ilan na nabigyan natin ng additional facilities o ano, equipment para sa ating early childhood education? Yung ating mga daycare workers, nabigyan po natin lahat ng ating mga daycare. Almost 400. Almost 400 na ating mga daycare centers po ay nabigyan natin ng television at saka TV Plus. Ano yun? Ano may? ABS-CBN TV Plus. Yan. Tapos meron silang TV. Buti pa sila may TV. Kami may TV rin nung araw. Sa likod. Nanay ko, buto lang tayong TV. Gusto magka-TV? TV-hon. Ayan po. Ating mga daycare. For educational ano nila yan. Tumaas na rin po ano nila, allowance nila. Modesty aside, no? After our assumption in office, Honey and I found a way to increase the allowance of our daycare teacher. So, kaya meron na sila ngayon TV at TV Plus, ABS-CBN TV Plus, may wagang black box ba yun? Yun. Tapos yung TV, the logic is magkaroon sila ng additional facilities, equipment for teaching. Kasi maraming pwedeng magamit sa ABP o audiovisual presentation. Saka mas entertaining sa bata, di ba? Kaya good luck ha. Good luck sa inyong lahat. At syempre, congratulations na naman kay sa Peso. Mga lolo, mga lola ko at PWDs. Paano yung lolo? Lolo. Lolo. Lola. PWDs. PWD. Yan, okay. Yan. Dep? Yeah. May trabaho na naman kayo. Burger King. Pumirma na sa atin. Ayan, ang Burger King. Additional job opportunity sa ating mga senior citizen. Maraming salamat, Burger King family, sa inyong opportunity, pinagkaloob sa aming mga PWDs at saka senior citizen. Ang dami na. Nakakatuwa naman. Congratulations sa Fernan na Bermejo. Dahil doon sa tuloy-tuloy nating kampanya na magbigay ng trabaho at oportunidad sa ating mga senior citizen at PWDs. At kanina may kausap na naman akong kumpanya na sila ay mag-hire ng mga taga-Maynila. Because I want jobs for the people of Manila. Job opportunity here in Manila. Those who are residing here, yung mga batang Maynila, should be given opportunity to do their, to practice their profession and to have an opportunity. Ordinance tayo nun, Mayor, di ba? Yung 70-30 ordinance. That 70% ng mga kumpanya, ang mga empleyado ng kumpanya, dapat taga-Maynila. Dito, taga-Maynila. Pasensya na po kayo, ha? Huwag ko kayong ma-open. Hindi naman po ako mayor ng ibang bayan. Mayor po ako ng Maynila. Obligasyon ko po yun na pangalagaan ng mga taga-Maynila. Yun po ang trabaho namin ni Vice Mayor. Kung may pagkakataon, bakit ba hindi natin i-hire sa ibang bayan yung mga senior citizen? Kaya lang, kanya-kanya kaming polisiya. Kanya-kanya kaming paggalang ng pananaw. Basta ako, naniniwala ko,
pwede pa magtrabaho si Lolo at si Lola. No. Ang PWDs dapat magamit, maibalik sa lipunan. Normal tanggapin ng tao na kaya din nila yung ginagawa natin. Bigyan sila ng opportunity. O, tapos ang gobyerno, nagiging tulay. Empleyado, employer. Naghahanap ng empleyado, naghahanap ng employer, ito ang syudad ng Maynila. O, magpangita sila. O, yun trabaho namin. O, yun ang gagampanan namin. Ha? Eh, sana kasi nakikita ko misa, sana oil. Pasensya na kayo. Hindi ko naman pwedeng pakialaman yung ibang syudad. O, nabanggit ko na, yung model ako ng prutas. Gusto nyo? Ito, gusto nyo to? Bili kayo ha. Ayan, si Lester. Ayan, may iniisip kasi ako, malapit ko na mapunan. Sana loobin ng Diyos, ano. Mapayagan yung bata na yun madala sa Estados Unidos. Kasi yung pera dumarating na eh. Malaki kakailanganin ng bata. $139,000. Sana payagan siya. Kasi madami-dami na rin daw. Iniintay lang eh kung ano. Kawawa naman yung bata. Basta doon sa bata na yun, alam mo, 9 years old yun na babae. Kailangan opera. Tataga mo lang ang kalooban mo. Eh wala akong magagawa kung ano sasabihin ng ospital sa Texas o sa Florida. Pero your parents is doing their best to give you a chance. And the director of hospital of PGH is doing their best also. May awa ang Diyos. Eh, yung pinakamabigat na problema, yung pera eh. O yan eh. O, lobo hair. O, prutas. O, lapit na. Wala ka ng problema sa tsape pagka lalakasan na lang yung loob. Ha? O anyway, maraming salamat ha, Prutas Incorporated. Ayan, Max. Buko Prutas. Diba? John Lennon. Parang John Lennon, John Lemon, yan. Yan yung mga product nila. Pasensya na kayo, nandiyan yan. Pero alisin ko rin, diba? Para makaluwag-luwag ng konti. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. So anyway, sumunod, maraming salamat doon sa nagbigay ng set ng ano, Amerikano to. Dinugo ang ilong ko rito kahapon. I was fortunate that one of the donors is also from Harvard, no? College of Health Sciences or something. Nagbigay sila ng 200 pieces na PPE, yung gagamitin sa BERT. O ayan, no? Yung Onax sa Wakali. Medyo tagilid na tagilid pa ako. Oh. Hindi mo maikukubli, no? Bengkong na bengkong ang katawan ko kahapon, no? Ayan, ayan siya. Mga banyaga yan. Nagdala sila ng PPE. Kompleto po yun, yung set na yun. Yun yung bibigay natin sa barangay, bukod pa doon sa bibili natin. Mahalaga po yan eh. Maraming salamat ha. Sige. Okay. Nako, ito ate. I-report mo naman ito. Ito maganda. O yan, no? Ah, okay. Oo. Nako, matutuwa ho kayo rito. Ito ang ating mga ospital. Yeah. Eh, medyo itatangos lang namin ang ilong namin dahil mukhang kinikilala na rin sila. Ng mga iba't ibang award-giving body. Institution based na to. Ayan, ate. Kanina pong umagay, nagkaroon po ng awarding sa ng DOH at saka ng Philippine Blood Center na kung saan yung tinatawag po nila doon sa kanilang program kanina, Dugong Bayani Award 2019. Dugong Alay, Ligtas na Tunay. Ang ating pong anim na mga ospital ay binigyan po ng mga awards. Awards po nila yan. Ang One Luna Award po,
binigay sa ospital ng Tondo at Gat Andres Bonifacio Memorial. Palakpakan naman sa mga taga Gat Andres. Ospital ng Tondo. Alam mo, kahit palakpakan yung mga nanonood din yan, yung ating mga empleyado. Kasi they will not get it because of us, no, because of them. Mm-hmm. They're doing a very good job to receive po niya, recognition. Malaki po ang na-donate nating blood units po sa DOH at saka sa Philippine Blood Center. Na kinakailangan ng utaw. Ibig sabihin, para tayong naging sandalan. Isa tayo sa mga pader ng national government. O kaibigang maaasahan sa oras ng pangangailangan. Ayan. Sige ate. Ang Gawad Sultan Dipatuan Award naman ay nabigay sa Ospital ng Sampaloc. Palakpakan naman sa mga taga-Sampaloc. Hoy, mga taga-Sampaloc ha. Natutuwa naman ako sa commentaries ng iilan, no? Na natutuwa sila the first time na yung Sampaloc, Ospital ng Sampaloc nakikisalamuha ngayon sa komunidad, nakikipag-ugnayan. Tapos umaaliwalas na daw yung ospital ng Sampaloc. Kaya thank you sa ating liderato, mga officers, doctors and nurses and hospital workers ng ospital ng Sampaloc. I've been hearing a lot of good things for you. Keep it up, no? Keep it up. Maintain it, sustain it, be better every day. Excel from it. Okay, keep it up. Tapos ang Gawad Emilio Aguinaldo Award naman ay binigay sa Santa Ana Hospital, Ospital ng Maynila at sa Manila Health Department. Hininaan ni ate yung Manila Health Department. Kasi nandoon ang may head noon ay yung kanyang ex-boyfriend. Pagbaka natin si Dr. Fox Pangan. Gawin na rin niya ex-husband. sa mga taga Santa Ana, sa ating Manila Health Department, tuwan-tuwa kami, Ospital ng Maynila, we are proud of you. Keep it up please sa ating mga empleyado. Better health services. In fact, just so you know, on Monday, first time, magbe-brainstorming kami. Si Vice Mayor, ako, lahat ng direktor ng health centers sa Manila, more or less about 60 of them, lahat ng anim na direktor ng ospital ng Maynila, health center, hospital at MHD, magpa-planning session kami. Pinapasama ko rin po yung dadawa nating konsehal. Konsehal, si Irma Alfonso ng District 1 and Dr. Louis Chua. Konsehal. Para makabuo ng strategic plan wherein I want efficiency with our logistical capability to buy equipment and medicine and hiring. Ibig sabihin, pinipilit natin magpabuti yung healthcare sector. Monday yun, Yes. Monday. Tapos yung second highest award, yung Gawad Andres Bonifacio Award ay ibinigay sa Justice Jose Abad Santos. Wow! Pala! Mga taga Justice Jose Abad Santos. Ha? Very competitive yung justice. Kaya nakakatuwa lang kasi ngayon, re-recognize na sila. I mean, not us, ha? Hindi yung kami nagbibigayan ng pagkilala sa sarili namin, no? This is now separate body and we're very happy because it only proves whatever they're doing, I think they're doing better things unlike in the past. Kasi what matter most is the result. One way or another. Maliban pa po sa kanila, binigyan din po ng award ang IRIS. Yung aming eskwelahan din ay isa doon. At saka ang Text Fire Brigade. Text Fire Brigade. Ayun yung yung sa volunteer. Fire volunteer. Iyan yung sa Engbitin. Yes. Jerry Chua ng Engbitin. Alam niyo yung Hopia? Yeah. Ako may payo ako sa inyo. May bago sila ngayong produkto. Pasyalan niyo yung Engbitin, di ba? Naalala niyo yung nilinis nating Romanong Pin?
na estatwa. Ngayon, maliwala siya. Pag nangka mo, yung unang building. Opinion eh. Kumain po kayo doon. Napakasarap po. Napakasarap. O ngayon naman, ayun yung mga rice toppings. Pero pagka gusto nyo, alimbawa, tumbong, ha? Dila, lechong kawali, kamto, pumunta kayo sa Ugbo, Velasquez. Sa Velasquez, sa Simon, doon sa Tondo. Masarap po doon. Kung napanood yung Quezes Drilon, isang buong kali po yun sa Velasquez. Pag tumira ka na, di umengka ka. Gusto mo ng dessert? Pinakamasarap na halo-halo. Sabi Velasquez uli, doon sa Ugbo. Diretso ka lang. Basta isang buong kali yun, puro chicha yun. Masarap po talaga. Sa totoo lang, yung ano ron, yung halo-halo, hindi pa ako pinanganganak sa mundo. Halo-halo ano po yun. Ganun na po katanda. Dadalawang tindahan lang yun na may halo-halo sa tundo. Doon na 365 days a year. Kahit bumabagyo, kahit Pasko, may halo-halo. Kasi masarap. Kaya pagtira mo ng lechong kawali, kamto, naumay ka. Diretso ka, dessert. Maganda po yun. Ganun din yung Invite. Pasya lang yun. Sa 1919, yung Grand Cafe. Maganda. Yeah. Sunod-sunod yan. Dito, iniisip ko nga, magkaroon ng coffee shop, pero Pilipino. Para matulungan natin yung mga, halimbawa, taga-Sagada, produktong Pilipino. Ang chicha, Pilipino. May-ari, Pilipino. Gawang Pilipino. Di ba, pwede naman eh. Matter of ano lang. Medyo i-innovate lang natin ng konti para magmukhang sosyal. Pero presyong masa, mukhang sosyal. Yung ganung konsepto pa rin. Hindi ko mumasa, pwede na. Kailangan mabuti. Malinis, maayos. Puntahan niya, si Tex Fire Brigade, si Jerry Chua. Jerry, thank you for all your help, yung Fire Volunteers Group na yan. Malaking bagay ho yan sa Maynila. Thank you very much. Okay. Okay, ngayon naman, update, police report. Dapat may OBB ka nun. Hindi, joke lang. Hindi, okay na to. Straight to the point. Okay, update kayo. Para malaan nyo din, ano naman ang ginagawa ng ating kapulisyahan? Kasi ito, gobyerno, kapulisyahan. Marami kasi ang aspeto ng pag-gobyerno. Peace and order, cleanliness environment, social amelioration. Marami, marami po talaga. Punong-puno ang braso namin. Ang kakaakap ng tao. Kaya, okay, masyadong baka mamaya mataas masyadong expectation nyo sa amin. We will fail somewhere along the way. Hindi kami perfect, ha? So far, wala pa naman. But as much as possible, I hope someday we might fail. Bagay, nakikita nyo naman yung ibang failure namin. But we will address it. No nonsense yun, ha, talaga. Pagka may palpak, ayusin. Pag may abuso, sawatayin. Ngayon, update sa ating mga peace and order situation. Simula February 3 hanggang 9, ito yung last week. Accomplishment sa illegal gambling. Mabigat to ang panawagan ngayon ni Secretary Anyo. Through General Sinyas, NCR Director, to General Balba ng Manila Police District. Kaya, ito, titigilan nyo na. Illegal gambling. Nahuli lang this last week. 22 operations. Total persons arrested, 48. Ang confiscated, 7,644. Anong batas ba ang illegal gambling? PD 1602. Tama ba, Major? 1602. Kaya, pati bingo, ako, nahuyo ko sa bingo eh. pero wala akong gambling. Hindi ako PD 1602. Ito ha. Sige, konting aral lang. Para ma-share ko na sa inyo anong iiwasan ninyo. Ibig sabihin, pwede pa rin kayo maglibangan. Basta walang sugal. Ha?
Eh, paano kung naglalaro kami ng unggoy-ungguyan? Baraha yun. Baka mapagkama lang kaming sugal. O, alam mo, naglalaro kami ng bingo, eh, laro yun, sugal yun. O, baka ma-PD-16 auto kami. O, ito po. Tatlo lang po ang elemento ng PD-16 auto. Ha? Una, wager. Ibig sabihin, may taya. O, tama ba, Torne? Pamali, itatama mo ako pag mali ako. Ha? Eh, basta naalala ko ito kung nag-aaral ako ng abugasya. O, wager. Pangalawa, game of chance. Oh, di ba ang baraha, game of chance? Di ba ang bingo, game of chance? Oh, tama, pasok. So may taya, game of chance, pasok. Oh, pangatlo, may premyo. Yung, ano sa English yun? With consideration? Ano tawag doon? Consideration. Ha? With consideration. Oh, price, o oh, in consideration. Oh, with consideration. Oh. May pa premyo. Tatlo yun. O, may papremyo. May panalo. O, dahil may pusta, may panalo. Tapos game of chance. O, 16 auto ka. Tama? O, halimbawa naman. O, ito kasi nangyayari. Para kasi lumiwanag sa isipan natin. Basta ako sa maliit kong paraanan, pipilitin kong may paliwanag sa inyo ng mayos para magkaroon lang tayo ng guide. Kadalasan sa mga barangay, ito, mga barangay chairman na nanonood. Lalo na to ha, kasi baka magkaroon ng kalituhan. Ha? O, kasi minsan, o, piyesta. O, may palaro yung barangay official o politiko. O, baka kasi mamali tayo, mga kababayang nanonood. Mapagbintangan natin si chairman, mapagbintangan natin si, ano, wala tayong kinakampiyan ha. You know, I hate yung mga chairman na tolonges, di ba? You know me. It's just that this is the general public. Para both sides alam natin. Yung mga nagpapalaro ng bingo, oh, usually mga politiko o mga chairman. Oh. May bingo, game of chance? Yes. Yes. May premyo? Yes. Yes. Ba, dalawa na. Eh, hindi nagbenta ng cards. Ibig sabihin, ipinamigay ng libre. Dahil programa ni chairman eh. Programa ni Kagawad eh. Gusto niyang pasayahin eh. Tanong. So, may taya, ay may regalo, may premyo, game of chance, oh, pero walang nagbayad ng taya. Tanong, PD-16 auto ba yun? Hindi. Kasi kulang ng elemento. Yung elements of the crime. Tama ba, Torne? Makachumatamba pa ako. Naalala ko tuloy si Justice Sandoval, yung aking profesor. Sa criminal law. Pero yun po yun. Kasi basic na batas yan na nangyayari sa atin na nagkakaroon ng pag-aabuso sa apprehending officer o dala ng hindi malinaw sa kaisipan ng tao na yung ginagawa pala niya labag na sa batas. Kasi sasabihin niya, hindi na, kaugalian na namin to. Naku, ayan na naman. Patay na naman tayo dyan. Hindi po. Kung mo nakaugalian ay tama na. Diba? Kailan malinaw? Eh, Mayor, may patay kami. Ako, ito na naman. O, para importante to, ha? Kasi, ano't kostumbre natin to, eh? Kaya may pagsasaayos, kailangan, pag may gusto kang pagsasaayos, meron ka rin dapat pagsasalinaw o pagpapalinaw ng sitwasyon. Dapat nililiwanag mo ang kaisipan ng iyong mamamaya. Eh, Mayor, may patay kami. Pwede ba ako magpasugal? Oh, kasi may patay naman. Tanong, pwede? Sagot, hindi. Bakit? Eh, wala pong exemption yung batas. Eh, sayang naman, Mayor. Magpapatong ako. Tandaan nyo, poli ako nung araw. Alam nyo yung poli? Kolektor ng tong. Sa Caracruz. O, oh, nagpo-poli ako. O, oh, eh, oh, sa Lucky Nine. O, oh, ako, tonger. Kasi gusto ko nga chicha eh. Dahil pag makaipon ka ng tong, inaalagaan mo tong, pakakainin ka ng may-ari. Nung patay. O yung kamag-anak nung patay. E pag may mayaman yon, medyo may kaya yon, maganda yung liver spread. Apo, sunny orange. Pag mahirap, mahinatong eh. Alam ba't mahinatong? Bitsing ko lang ang tong eh. Bakit? Yung assorted biscuit ate. Pag nahamugan, malabsana.
Para na siyang mari. At sa kape mo, walang gatas. Oh. Oh, anyway, I'm just saying, oh, yun nga, oh, Mayor, may patay po kami. Eh, ano ba yung ibig sabihin ng direktiba ni Secretary Anyo at saka ni General Sinyas at ni General Balba? Pwede ho ba? Hindi po. O, kaya mag-ingat lang. O, pero pwede maglaro ng baraha. O. Ayan. Mag-ungguyang kayo, pitik bulag. O, pitik ka lang yung O, lagaya kayo ng lipstick. O, yan, naalala nyo ng araw? O, uling. Eh, amin meron naman ng pakikiramay. O, basta walang pustahan. Pag may pustahan, o, baka kayo makalagyan. O, ngayon, Mayor, pwede ba ako magpasakla? Kasi may patay na naman kami. Hindi rin po. Hindi. Kostumbre na namin yan eh. Hindi rin po. O, papasok ko kayo sa 1602. O, kasi wala pong exemption yung batas. Eh, Mayor, holiday. Pasko naman eh. O, hindi pa rin po pwede. Ay, ngayon, ito na, maganda. Isa pang kagawian. Ito, at least, binabanggitan natin mga kagawian, ha? Yung kostumbre. Eh, Mayor, pagka piyesta, may sabong. Anong uri ng sabong? Tupada. Magkaiba ho kasi yun, eh. Yung sabong na opisyal, nasa arena, may ordinansa, may permiso. Di ho ba? Kapag may permiso ng local government unit, batas ho yun. Wala hong 1602 doon. Pero pag yun, inilagay mo sa kalye. Hindi doon sa itinakda. O, ang tawag doon, tupada. O, tupada, yan yung mga nakikita sa kalye. O, tanong, ang sabong ba, game of chance? Opo. May pusta? Opo. May panalo? Opo. O, 1602 ka. Matatari ka ng ano, ng pulis. O, makakalawid ka. Ayun po ah, basta malinaw po sa iyo. May bago pong direktiba ng pagsasayos. Oh. Ano 'yan? Panawagan niyan ni Secretary Anyo. At ibinaba niyan yung memo niya. O tayo naman, tagapagpasunod lang. Tagapagpatupad. O ngayon, mahal ko kayo mga kabayan. Eh sa paano para? Eh ito, yung ginagawa namin na paglilinaw sa inyo. O, kasi baka mamaya, mapil nyo, maabuso kayo. Pero at least maliwanag na sa inyo. O, bingo! Naglaro kayo ng bingo. O, sa patay. Pwede pa ba? Ebe, pwede. Ang gulo mo, Mayor. Sabi mo kanina, yung bingo hindi pwede. Pwede. Walang pustahan. Diba? O, may manalo man, pero walang tayaan. Diba? O, katuwaan. O, yun ang tunay na katuwaan. Pero tayo lang talaga, habang may patay, nagkakatuwaan. Totoo naman yan. O, pag may patay, may pagdadalamati. Pero tayo, sa customer, letrambe! Ako dun ako na-discover eh. Sa lamayan ng patay, someday, pakikita ko sa inyo yung video. Meron akong trivia sa inyo. O, na hindi mo talaga pwedeng ipagkaitang ano, katotohanan. Ano. Lalabas at lalabas ang totoo eh. O, buti na lang, hindi tayo nagkunwari. Akalain mo na daanan ako ng camera. Noong day na na-discover ako sa lamayan ng patay, makikita nyo, banilin ako. O, dugyot. Mancha-mancha pa, ha? Maraming salamat, Belo. Pasok! Oh, yan, ha? Oh, yan ang ating paalala. Oh, eh, tingnan nyo, yan yun. Oh, anti-illegal drugs. Ha? Oh, kaya huwag kayong bibiro-biro sa amin, ha? Oh, kami, mukha kaming masayahin. Pinipilit kasi namin sumaya. Pero seryoso ang bagay ito, ha? Oh, simula February 4 hanggang February 10, 85 users ang nahuli. 30 pushers ang nahuli.
Ah? Kaya po, hindi kami natigil. No. Eto na. Okay. Yung curfew. Ito, talaga to. O, kasi tingnan ninyo ha. Ikukwento ko sa inyo anong halaga. Yan, mga minor-minor de edad talaga. Kailangan talaga magabayan. No? Running total ng curfew na na-rescue natin ng mga bata, 9,502. Ibig sabihin, ano huya? Kasi yung curfew natin sa Manila, kakaiba. Kinakalap natin yung bata sa alangan ng oras para mapangalagaan ng estado. Tapos may isa naman tayong batas. O, ngayon, nakapending na yung mga kaso ng mga magulang, di ba? Yung mga paulit-ulit na pariwarang magulang. May isang batas naman doon. Ini-implement natin. Iyohoyo natin yung magulang. Talaga, pakukulong ko yung magulang. Maniwala ko sa akin. Hindi ako mangingimi. Hindi talaga. Kasi mas mahalaga sa akin yung kapakanan ng batang napapariwara. Dahil yan ay future ng Maynila. Diba? O kaya, yung curfew, pangangalaga. Maraming salamat sa ating mga pulis, sa NDSWD, sa mga barangay official. O yan po, 9,502 ang na-rescue ng minor. Ibig sabihin, nakuha, nailalis sa alanganing sitwasyon, o naisole. Pero, pag naisosole, ibig sabihin, may magulang, kaya lang pariwara. O, penalty. Penalty. Matigas talaga ulo mo, pariwara kang magulang. O, hoyo. Kasi talagang ganun eh. Para magtino yung mga pabayang magulang. Bakit yun naman pababayaan ang anak ninyo? Diyos ko naman. Siyam na buwan nyo yung iningatan sa tiyan nyo. Nailagay pa kayo sa alanganin. Di ba? Oo. Kaya, maraming salamat sa ating kapulisyan. Tuloy-tuloy lang. Yan nung nangyari na yan. Simula nung inimplement natin yung curfew nung September. Ginanyan nyo kung hindi natin inimplement yung batas. Gayon, bagsak. Kaya kayo. Ito ha. Nagpa-reglo lang eh. Yan din kasi minsan mahirap sa atin eh. Naalala nyo yung nasunog na mama? Na pinaglaruan ng minor de edad? Sinunog yung balon? Ha? Nasunog yung mama. Doon sa Pandakan. Ha? Sunog ha? Naghahanap buhay lang mama, nagtitinda ng balon. Sino naglaro? Mga tolongges, bidbida-bida. Taga Mandaluyong lang yung biktima eh. Pinahanap ko eh. Tapos, pinahanap ko yung mga minor de edad. Isasdadaling ko sana sa spa eh. Pag-ispahin ko yung mga tolongges na yun, yung tatlo na yun. Di ba, masarap ini-spa, minamasahe. Kahan na buhay yung tao. Kundi ka ba naman na talipandas ng anong uri ng utak meron ka? Sindihan mo yung lobo. Ha? Ano joke ang buhay ng tao? Gagawin din kitang joke. Gagawin din kitang katatawanan. Kayong tatlo. Ha? Taga-Pandakan. Ha? Magtinu-tinu kayong tatlo. May litrato nyo na ako. Alam ko kung saan kayo nakatira. Maswerte kayo, naareglo ninyo. Subukan ninyo. Hindi na kayo makakapamuhay ng panatag ngayon. Kayong tatlong bata kayo. Naghahanap buhay yung tao para sa pamilya niya. Marangal, ang hirap magtinda sa palye. Susunugin nyo yung hanap buhay o kita ninyo nangyari. Ha? Kung hindi kayo naturuan ng magulang ninyo ng tamang pag-iisip, lalagyan ko kayo ng tornilyo sa utak. Ha? Baka nahulugan kayo ng tornilyo. Sa mga magulang ng bata na yon, kung hindi nyo kayang disiplinahin ang anak ninyo, the government will intervene.
kami didisiplina dyan. May ilog pa naman dyan, malapit sa inyo. Salbay kayo ah. Nananahimik, nakita nyo ba yung CCTV? Nakaupo lang yung mama, nagtatawa ng pa yung tatlong tolongges na yun. Alam ko na address nyo, tatlong bata kayo. Kaya kayo, mga magulang, yung bata na yun. Hayop, nanonood kayo. Okay, sa mga taga-Pandakan, o i-share nyo sa kanila na makarating sa kanila. Kayong mga magulang ng tatlong bata na yun, papapanagutin ko kayo at yung anak ninyo, papapanagutin ko. Patinuin nyo yung mga anak nyo. Wala kabagay-bagay ni walang gumana. Nakaupo lang yung mama. Gano? Sindihan ninyo at pagtawanan ninyo. Hindi ba naman kayo tolongges? Maraming salamat doon sa netizen ah, na nagbigay ng kopya sa akin. Thank you very much. Mag-ingat kayo. Kala nyo, joke kami ah. Kala nyo, joke ang buhay ng tao. Kundi ba naman kayo salbahe? Alam nyo, may gaba. Ayoko ipanalangin niya sa inyo dahil baka malupit ang gaba. Pero, tiyak ako, may gobyerno. May bagong gobyerno ng Maynila. O yan, ha. Paalala ko yan sa inyong tatlo. Matulog kayo ng maaga. Pag kayo nakita ko ng alas 10 ng gabi, ha? Alam namin kung saan kayo nakatira. Ayan, ha. Nagpaalala na ako sa inyo. Pag kayo nakita namin ng alas 10 ng gabi, sa kalagitan ng gabi, mga minor de edad kayo, wala tayong sisihan, ha? Wala tayong iyakan sa huli, ha? Sinasabi ko lang. Kaya ho, maigpit yung panawagan ko sa barangay official. Yung mga bata, oh, pag-alangan ng oras, dapat talaga yan nasa tabi. Kasi mababarkada yan eh. Pag nabarkada yan, magkakaurutan. Urutan lang yun eh. Pag tinignan mo yung picture, nagaharutan yung mga locos eh. Siguro, nag-uurutan sila yun. Hindi nila nakita na ganun kalaki yung ano. Oh, kung nakita nyo yung braso nung pobre, eh, sikat na kayo. Bakit? Akalain nyo, ginawa nyo, may CCTV pa. O, di militrato na kami sa inyo. O, Major, Ibay, laman na this. O, sige, subukan nyo ngayon na hindi matulog na maaga. Okay. Tumigil kayo, ha? Okay. So, ayan po, mga kababayan. Kaya po ako, ang pangangalaga ko sa mga, in a way, modesty aside, yung pagmamalasakit ko sa minor de edad. Ganun na lamang. Kasi talagang mapapariwara eh. Mapapariwara. Masakit mang isipin. At ang pinagmamalaki ng mga yan, may mga batas daw. Batas. May batas din na iba. Na magbibigay ng parusa sa inyo. At saka ang abangan yung batas ng Diyos. Yun, mabisa. Maaring malusutan yung batas ng tao. Pero ang batas ng Diyos, yun ang dapat nyong katakutan. Huwag si Yorme. Takatakutan nyo yung gaba. Mabigat, bumalik yung gaba. Okay, so yan po. Nakakainit lang ng ulo yung tatlong batang to. Pero yan yung ano namin, ups and down eh. Pero we'll look into it. Don't worry. Basta ganun lang kami. We'll try to govern. Oh, ngayon naman, oh, arrest of top 4 most wanted. Huh? LGU level. Got mabitoits. Oh. Oh, for crime of act of lasciviousness. Halika to dits. Name, Richard Marinda. Mamaya yan. Ito naman yung nahuli natin dito. Ito ba yung ano?
kalawatan sa gobyerno. Oh, maya-maya. Oh, sige. Ito. Ito, Major, ito yung ACOP lasciviousness. Ha? Rape. Oh, Richard Marinda. Oh, caught in Punta Santa Ana. Oh, tinakbuhan ng husgado. Oh, may waranto pares eh. Oh, nagtago. Oh, alam niyo saan? Oh, mga taga-Sambales, magpasalamat kayo. Oh, diyan gumawa ng kawalang yan. May kaso diyan. Oh, Branch 69. Oh, nagtago sa Maynila. Oh, Hoyo, balik na namin sa inyo. Oh, sa mga taga-Sambales, pumanatag na kayo. O kung sino man ang biktima na ito, mabibigyan na kayo ng justisya. O, Sambales. Iba, Sambales. Ha? Good job, Renzo. Meron ka bang safeguard? Ha? Wala kang dalang safeguard. Ligo ka? Sige. Sige. Huwag nyo na yan. Dali nyo yan sa ano. Thank you sa inyo, ha? Thank you, pare. Ha? Thank you sa inyo. Okay. Oh, ito naman. Ito, kapalpakan namin. Talagang ano, no? Dapat nauna to eh. Kasi palpak tayo rito eh. Okay. Ito, ate. Tingnan mo. Sinabi ko na sa iyo eh, ayaw mong maniwala sa akin. Na seryoso yung pamahalaan eh. Ayaw mong maniwala eh. Oh, mga kababayan, kinausap ko na kayo. Ayan, tingnan ninyo. Ha? Mga kababayan, nalulungkot po kami. Talaga pong meron pa rin kahinaan ang gobyerno ng Maynila. No? Dala ng yung amin pong inaharap sa inyo ngayon ay bahagi ng pamahalaang lungsod ng Maynila pa rin. Sad to say, yung aming mga, para magkamabilisan ng ating kwentuhan, yung aming mga vendor ng palengke, ng pako, ito po yung mga legitimate vendor, ito po yung mga stall owner, o dala ng noong nakaraang administrasyon, mahilig ipribado yung mga palengke. Ako po, wala po kong intensyon magpribado ng palengke. Oh, kaya importante malaman nyo yun, ano? So, noong napribado yung palengke, ginawa ngayon yung palengke. With a valid contract, okay na yan. Sige, nandiyan na yan eh. Huh? I'm just stating the fact. So, yung mga stall owner, nakapagtitinda ngayon sa kalye. Ibig sabihin, habang ginagawa toys, bakit ba mahalaga yung kwento na yun? Hindi ho ba mahirap magtinda sa kalye? Tama ho, no? Init, ulan, alimuhum, hirap. Sino gumawa sa kanya nun? Gobyerno. Tama? Okay, kasi pinribado nung nakarang administrasyon, so napalaya sila, kailangan mo nang ayusin, okay, pero huwag kayong mag-alala, ibabalik ko yun. Hindi ako papayag na hindi sila mabalik doon. Oh, pero for the meantime, nandoon sila sa kalye. Oh, mainit, hirap, pagod, dugyot. Alagang araw-araw na nililinis yun. Pinakikiusapan ko nga lagi doon sila Chairman Cubillas, sila Chairman Hoson, tulungan na maglinis ang gobyerno, and so on and so forth. Pero, wag ka. Itong mga stall owners, siguro sa kagustuhan nilang tumulong sa bagong administrasyon, nagbayad sila ng obligasyon. Permiso. Yung permit, yung P, no? Amounting to 600,000. Tingnan ninyo, ha? Ba't naman hindi ka malulugod? Diba? Pinahirapan na silang pamahalaan na supposibing kakalinga sa kanila. Dahil napalaya sila ng wala sa oras. Pero despite of that, dahil may bago ng pamahalaan, sila, tinupad naman nila yung kanilang tungkol. Bayad sila. 600,000. Total, kinolekta. No? Ang nakalulungkot na nangyari, ha? Ito, babala sa mga businessman, ha?
babala sa mga businessman. Kaya kayo, umiwas kayo sa mga hindi taong gobyerno. Yung katamaran natin minsan, ikaw na magbayad nito. Sige na, pakisuyo na lang. O, malam, minsan naman sasabihin, ako nang bahala mag-asikaso. May mga ano yan, madali salita, fixer. Yung 600,000 din nala rito. O, inabot. Kung kanino man. Yung 600,000 nawala. Pero, ipinalabas, mga businessman ha, andap kayo rito ha, tingnan nyo yung cheque nyo. Kaya kayo magbabayad kayo, cheque, mas maganda ha. Although cheque din to, pero mas maganda talaga cheque. Ha? Yung isang kumpanya, nagbayad naman ng 400,000 maigit. Ang ginawa ng itong mga tolongges na to, at mga kasapakat nito, na malapit na rin mahoyo, ha? Oh, yohoyo namin to, maniwala kayo. Ibinayad yung cheque ng isang kumpanya para palabasin bayad ng mga taga Paco Market. Kiting. Offsetting. O di siyempre, siyempre may sistema na ng gobyerno ngayon, ng bagong gobyerno. O di noong nirikisa o lumabas, hindi na ipasok yung 600,000. O ngayon, pinare-revoke ngayon yung permit ng mga vendor. Kasi yung cheque, may nakapangalan sa particular na kumpanya. Tama mali. It's quite unfair na payagan natin na yung cheque binayad ni Corporation A ay makredit kay Paco Market Association. Tama, unfair yun, di ba? So, babalik lang yun. O di, hindi lumalabas. Hindi bayad yung Paco Market vendors. Kawawa naman. Bakit? Ano nakalulungkot doon? Anong kapalpakan doon ng gobyerno ng Maynila? Kami na gobyerno, supposed to be nangangalaga sa kapakanan ng tao. Kami pa ang gumawa ng abuso. O tingnan niyo kung tama yung pananaw na yun. Di ba mali? Di ba nga dapat kami ang tagapagtanggol ng tao? Kami tagaprotekta ng tao? O kami pa ang abuso doon sa mga maliliit na vendor? O itong kasapakat, ay itong mga to, binigyan ko ng pagkakataon. Ngayon, bahala siya. Ayaw niyang sabihin kung sino kasapakat niya. Pero, ito masama. May CCTV na. Ito kasi mga to, hanggat makalulusot. Kasi nung araw, nagagawa nila yan lokohin ng alkalde. Nagagawa nila yan sa baba. Nung araw yun, nagagawa nila. Sinabi ko na magtinus. Ito po, bahagi ng pamahalaan. O kaya kayo mga negosyante, minsan baka gusto nyo lang mapadali. Basta pinagbubuti naman namin yung sistema eh. Dati nga, di ba? 11 steps, 8 windows, o X number of days. Ngayon, 3 steps, 1 window, 1 day. O hindi ba ang laking leap nun in terms of improvement? O pag-renewal, medyo marikisa kasi may mga dokumento kailangan pang iba na hindi maiwasan. Pero other than that, mabilis na rin ang transaksyon. Lumago nga tayo eh. Kaya wag nyo nang yung mga nakasanayan yung araw na pakisuyo kay ganito, pakisuyo kay ganyan. O madalit salita, nawawala na 600,000 ang gobyerno ng Maynila. At nawawala na 600,000 yung mga vendor. Tanong, mayaman ba yung mga vendor na yun sa palengke ng Paco? Nagaharimunan lang yun. Nahirapan nga ngayon yun eh. Ito sa mga empleyado. Ayan. Nagkakandakuba na ako ng kakahagilap ng pera. Nagsisinop kami. Yung mga nakasanayan ninyo, hindi nyo pa rin tinigil. Ito po, mga sabi ko sa inyo, sumuko na lang kayo. Ayan. Sumuko na lang kayo. Maniwala kayo sa
Eto, saan galing to, Junior? Bali, ito yung recovered body sa kanya. Sir, 280 yung, mayroon pang losses na 207. Pwede niya sagutin yung mga. 487 yung chief. Saan galing tong peran to? Saan galing? Doon po, mayor. Sa manager's take. Tawarin niyo ako, mayor. Nakiusap po ako. Hindi ka nahiya dito? Ito, pinaghirapan ng taong bayan to. Ng mga immigrants, OFW, ordinaryong Pilipino. Binibigay sa atin libre. Tumutulong sa gobyerno ng Maynila. Nakuba ka na na iraos ito. Tatrabaho kayo sa gobyerno. Binibigay naman na sa inyo yung dapat sa inyo. Ayan o, pasaysa na po kayo mga kababayan. Isa na naman pagkukulang namin. Wala kaming masamang intensyon pero gusto lang namin patunayan. Hindi naman namin yan na kukonsintihin. Talaga lang ang nakalulungkot, sinusog ako ng katawan ko. May maitulong, magawa lang ng paraan. Ito, taong bayan, no? Imagine mo yan, no? Pera nyo to. Pera nyo to. Mga nanonood na immigrants, OFW, saka mga Pilip. Pera nyo to, eh. Binibigay nyo sa amin. Saka nakakita ang gobyerno nagdodonate taong bayan. Inihirap na hirap pagkatiwalaan ng taong bayan ng gobyerno eh. Pero kayo, binibigay nyo sa amin. O tapos kami na bagay na nagpaproteksyon sa mga maliliit. O kami pa man nagtutulongin sa kanila. Hindi ba nakalulungkot yun? It's not about the money. It's the principle behind it eh. May bago ng gobyerno, may pagsasaayos. O asan daw yung 207,000? Mayor, kasi po nangailangan lang po ako. Patawarin niyo po ako. Eh, ba't hindi mo sinasabi sa akin yan na nag-uusap tayo rito? Kailangan pa tayo magkahiyaan sa publiko. Natatakot po kasi ang mayor ay patawarin niyo po ako. Pinagbigyan ko yan mga yan eh. Sa totoo, lahat sila. Kinausap ko silang masinsinan. Ipipikit ko na nga lang sana mata ko eh. Yung alam mo, minsan ang tao gusto mong unawain na lang dahil hindi naman din ako perfecto. Pero hindi ko ma-attain na yung, ilang vendor yon? 58? 68? Nagahari mo nang sakali eh. Inapin ng gobyerno dati. Pinalaya sa tindahan niya doon sa loob ng building ng palengke. Ngayon nasa kalye. Pero hindi. Tinupad pa rin nila yung kanilang obligasyon no? Sa gobyerno. Hindi ka ba naman malulubag yung loob mo nun? Tapos only to find out yung gobyerno din na yun, yun din ang lolo ko sa kanya. Eh wala. Kala nito mga to, kasi nung araw kasi, pwedeng joke sa kanila yung mayor eh. Bakit? Alam nyo bakit? Matagal na kami rito. Mawawala rin yung mayor na yan. They will come and go. Tama no? Maganda naman yung attitude nila. Kung gagamitin sa tama. Eh, ang problema nila, hindi ako tulongges. Always remember, I grew up in the street. I slept with criminals. Live with them. Live with poverty. All my life, in my younger years. Kaya, binigyan ko yan ng pagkakataon. Maniwala kayo. Lahat ng diplomasya, ginamit ko na nga salita ng Diyos eh. Ang sabi ko sa kanya, kung ang Diyos nagpapatawad, tao pa kaya? Kung di ba naman dapat niyang ikalugod? Ah, kasi ang katwiran ko, minsan tayo, ako rin naman, ay, sinasabi ko nga sa inyo kanina eh. Papalpak din ako eh.
hindi naman ako perpekto eh. Magkakamali din ako. Pero yung tayo mang api ng maliit, nang wala sa lugar. Oh. Kasi hindi ko naman patatawarin kahit maliit, nang aapi ng kapwa maliit. Hindi naman tama rin yun. Diba? Mahirap nang aapi ng kapwa mahirap. Mahirap lumalago, ha? Dahil inaapakan, kapwa mahirap. Mali naman yun. Pag mali, mali. Pero mano pa, mas maigpit dapat. Pag ang pamala ng aapi sa mahirap. Dahil inabuso siya. Yung paghihigpit, ay hindi, pagpapatupad yun ng batas. Para sa kaayusan. Para kanino? Para sa pangkalahatan. Pero yung panggogoyo, panluloko, kita mo ngayon, gusto mo sumikat pa. Sinabi ko sa inyo, mahuhuli kayo. Ayaw niyong maniwala. Dati daw kasi sabi niya, sir, transfer lang nangyayari. Ha? Transfer lang daw dati. Alin? Yung mga pagganyan na kaso. Transfer lang? No? Nung panahon nila? Yes, sir, sabi niya. Tapon-tapon lang. O dito, tinatapon din naman natin. Sa city jail nga lang. Eh kasi nga, nagiging joke sa kanila mayor. Kasi ang mayor, natatakot, mawalan ng boto, dahil nga, baka sayang to, magalit, magtampo. O sayang din to, isang boto. May mga ganun eh, na nakagawian eh. Oh, don't me. You cannot me. You cannot me. No? Don't me, sa Tagalog, wag ako. Oh. Tama ba? You cannot me. You cannot me. Di ba ako kaya? Di ba yun? Sinayang, sinabihan na kita eh. Ang gagawin mo lang, kumanta ng Bayang Mag-iliw eh. O ngayon, sinolo mo problema. O ngayon. Kasi gusto ko mahuli yung bigger picture eh. All she has to do is to tell the truth. So that I will learn something. When I learn something, we can, you know, augment, innovate, to be more efficient, o mas maging masino. Diba? Magpatawad ka ng isa, pero tinitingnan mo yung malakihan. Nakukuha nyo yung concept? Yeah, pwede naman tong, kaya nga sabi ko, kung ang Diyos nagpapatawad, tao pa. Ikikipit balikat ko sana yung sitwasyon eh. Pasosoli ko na lang sana sa kanila yung pera eh. Isoli nyo yung pera, hindi tayo nakapangapi, matutulog tayo ng mahimbing. Pero, kailangan mong ikwento sa akin kung paano yung transaksyon. So that, baka may bago kong matutunan. At pag may bago kong natutunan, mapapangalagaan ko yung susunod na biktima. Ilan yun? 60,000 yun. Laban sa isa. Di ba? So, pag when you look at in governance, when you look at governance, meron kang ipinagpaparaya, pinagpaparaya mo to, H, dahil tinitingnan mo yung malaking litrato dito, yung bigger picture. Yun sana i-apply ko rito eh. Wala. Siguro natutuwa sila nung araw, naloloko nila yung mayor, tapos itatapon lang. Anong tawag yan? Transfer? Transfer S.O.? Yes, sir. S.O. mo to, Manila City Jail. O yun. Sige. Oyo niyo yan. Sa market, sir. Eh, basta pag-usap-usapan niyo, ibalik niyo sa taong naapi yung pera. Tapos. Happy Valentine's. Nakapula ka rin, ha? Oh, syempre. Wine red. Di, pero sa totoo, tolonggis lang yun eh. Ah, alam mo, I'm into pain yung isang araw. Talagang excruciating pain. Pero hindi. Alam mo yung minsan pinipilit mo lumawak yung damdamin mo, yung kaisipan mo, tapos tinitingnan mo yung ano pa yung pwede mo maresolba ng malakihan at mas maraming maabot. Kasi gano'n naman ang pag-gobyerno eh. Yung marami kang maakap. Wala. Kasi nung araw, talaga yun. Oh, tapon nyo na yan. Ganun lang. Ako hindi.
Huwag ko kayo magkamali, mga empleyado. Tulungan ninyo ko. Ibibigay ko naman what is duty sa mga empleyado. Saka hindi para sa akin yun. Ipagpasalamat na natin sa Diyos. Ito ang pinakamasarap na trabaho sa gobyerno. Bakit? Umulan, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, akisi at renta, may sweldo ka. Rain or shine. Exactly. Di ba ang sarap ng ganun trabaho? Ito pa maganda rito. Nakatulong ka na, may sweldo ka pa. Saan ka nakakita ng ganun trabaho? Di ba? You help, you get salary by helping. Tama ba? Di ba ang sarap ng ganun trabaho? Tapos ito maganda. Di ba misa nakakadelay-delay yung sweldo? Dahil nakakabagyo-bagyo? Dito hindi, matik. Akisi at renta, tiyak. Oh. Ah, kasi wala pa naman ako nabalita ang gobyerno na lugi. Tama? Lagi may sweldo. Ang kumpanya pwede pang malugi. Pag nalugi, nga. Oh, ba't hindi mo pa pag-ingatan? Mano pa kung nararamdaman mo, kung totoo, yung liderato nagsasaayos. Ang dami na promote sa kanila. Alam mo, ilan ang promote natin? 1,000 na. Wala pa akong na-meet kahit isa. You know why? Kasi may policy kami ni ate. Length of service. Second, civil service. So, binoto mo ko, hindi mo ko binoto, mapopromote ka sa panahon namin. Because of your length of service and civil service. Which, hindi man perfecto, baka may sablay pa rin pa ilan-ilan, pero guided lahat ng department head. Pag ako nakapirma ng mali, may pananagutan ka. The presumption is, you are a department head, you follow the policy. Length of service, civil service. Para yung demoralization sa gobyerno mawala. Ayan, awa naman, yan naman. Kaya nga, hindi ko nga, nakita mo na ba iba? Yung mga na yung sinadjust niyo sa amin, may mga nakilala ka na ba sa kanila? Ay, personal wala po. Oh, exactly. Because we base it on facts. Di ba? Eh, masarap sa politiko mag-promote ng mga bata mo. Aray ko. Mali. Sorry ah. Balik. Masyado kang relax, Isko ah. Ayan. Di ba yung pinakamasarap sa politiko? Mag-promote ka, bata mo. Mag-appoint ka, bata mo. Hindi. You cannot heal the city with that. You're only creating hate. Walang nagbago. Nagbabago lang mayor. Kaya nagbabago utaw. Pero yung sistema, lokbo pa rin. Kung ano yung ginawa nung araw, ginagawa mo rin ngayon. Tama? Oh, how can you be different? Oh, change the policy. At lagyan mo ng piring ang mga mata. Para walang ano, kilya. Kumbaga sa saranggola, sa guryon, oh, may kilya. Lalagyan mo ng kilya. Oh, anyway, tapos na tayo, ate. Oh, ikaw naman. Oh, ito na, yung mayayaman nating kababayan. Yung mahirap man, pero mayaman. Mayaman sa puso at isipan. Oh, dahil yung pinaghirapan nila, oh, binigay sa atin. Oh, ha? Oh, umiiyak na. Tom Goods na. Oh, Tom Jones na raw siya. Tapos na, oh. Wait. Tom Jones, gutom. Unahin ko muna po yung mga medical equipments, Mayor. Okay. 10 sets of defibrillator binigay po ng disaster MDRRMO sa Manila Health Department na ilalagay po sa mga ambulansya natin. Yung wow! Ito yung ano, yung tubes. Pagka wala nun, di ba yung toot, ano ibig sabihin nun? Paalam na aking mahal. Oh, pero pag may nyangga, tugs. Ano yan? Toot, 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 toot. Purihin. Ay talaga. Nasasaya ko lang kayo, baka nabuboard na kayo. Si Chairman Edwin Amo Chan. Oh, taga Ermita. Yes, nag-donate po siya sa ospital ng Sampaloc ng 10 wheelchair, 10 nebulizer at 2 stretcher. Wow, thank you Chairman ha.
Sabi ko sa inyo, maraming mabuting chairman. Kaya kayo, pagboboto kayo ng chairman, talaga yung mabuti. Huwag yung manginginom sa loob ng daycare center, dating addict. Dapat yan, dinadrug test yan. Misan-misan talaga, sa totoo lang. Anyway. Ang kapisanan ng, kaagapay ng mga punong barangay na Sampaloc naman po ng presidente ay si Chairman Lenin Bacod. Lenin Bacod ay nag-donate naman ng tatlong industrial fund din sa ospital ng Sampaloc. Mukha yung mga taga Sampaloc, mahal lang ngayon yung ospital ng Sampaloc. Dati, they really hated it. Keep it up, ospital ng Sampaloc staff, doctors, nurses and the leadership. Nako, galingan ninyo, ha. Nakita nyo naman, no. Dati, Diyos ko, ang tawag sa atin, Mona Lisa. Hospatay. At least, that is a sentiment of the people. That's their community coordinating, eh. Sige, ano pa? Ito po, may donation po for Vertical Housing Project, 40,000 from Erlinda UC and Family of Queensland, Australia. 40,000? Wow. Pesos. Melania Bileson ng British Columbia, Canada, 200 Canadian dollars plus 2,000 pesos for the Vertical Housing Project. Thank you very much. Ayan, nasa screen nyo, ha? Okay. Melba Krame ng Calgary, Alberta, Canada, 10,000 para sa Vertical Housing Project. Mr. and Mrs. Benjamin Mignosa Jr. ng Las Vegas, Nevada, USA, 10,000 para sa Vertical Housing Project. Yoli and Ken Clow ng California, $100 for the Vertical Housing Project. Ruth Bunda ng Seattle, Washington, $100 for Vertical Housing Project. Joey and Anna of Maspeth, Queens, New York, $100 for Vertical Housing Project. Rose Ann Galuan ng Caloocan City, 200 pesos for the transportation allowance of Brother Jess. Another 200 for the Vertical Housing Project. Oh, Brother Jess! Oh, pantodas na toits! Tama naman, ha, Brother Jess, ha, teka. Ano magka? Teka. Sana yung 200? Bigyan na natin kay Brother Jess. Sana ba yun? Andyan lang yan. Tapos, Vertical Housing Project, I.M. Tailefi, Pacific Islander, $40. Wow. 10,000 yen, Vertical Housing Project by Heidi Aray ng Japan. Teo A. De La Cruz Jr. and Family, 100 pesos for Vertical Housing Project. Edith Cantada, Winnipeg, Canada, caps and shirts. Sinaida Saunar Ilano ng Los Angeles, California. Wedding Sanctuary Certificate, necktie and chocolate for Drake. May chocolate ba? Si Drake. Pa si Drake, ah. Drake, meron ka raw chocolate. Edna Cadawas, retired teacher of Araulio High School, polo shirts. Cheryl ng Damam, Saudi Arabia, rosary cologne and chocolates. Orly Pipeña, book po, My Rainbow Run. Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Ito po yun. Mamaya, pa-picture tayo. Tirahin ko mamaya. Alam mo, tutuwa ako dito. Diba? Sabi ko sa inyo, it's not the amount. It's the action. Tingnan mo ito. Invite nyo ako sa groundbreaking. Malapit na. Malapit na. 200 pesos for vertical housing at 200 pesos pamasahe ni Brother Jess. Diba, Brother Jess? Kasama ka na. Jess. Komisyon ko. Yan lang po ang ano. 10% ako dyan. 50 pesos din. Okay. Kaya yan po yung mga pera ninyo. Huwag kayong mag-alala. Tapos, nagpapasalamat ako, ha. Cafe Aquatica Underwater Pulse. Sige, next week post natin to. Nagbigay sa akin ng aquarium to, eh. Pakikita ko sa inyo yung aquarium. Ang ganda-ganda. Nakatulog ako kanina, kakapanood ko ng aquarium. Ganyan. Naka-idlip ako. Kay Kenbert Chua. Ulitin ko, ha. Cafe Aquatica Underwater Pulse. Nakarinig na kayo nun?
tubig tas may falls. Yeah, it's unique. Oh, yeah, papakita ko sa inyo next week. Ah, thank you. Oh, ito pa. No, oh, may nagpadala pa. Vertical housing, Daisy M. Lamigo and family from New Westminster, BC, from Vancouver, Canada. Hi to David, Carla, Charlene, Antoinette, Jasmine, Joshua, Charles, Kay, Juliana, Mark, Christian, Caitlin, Auntie String, Kuya Cesar, Rocky Mountain Chocolate Factory's Ladies Main Office, Burnaby, BC, Canada. Oh. Buksan ba natin? Oh, yan. Oh, hi yan. To Ate Glo, Ate Erbina, Ate Marie, Ate Bella, and Ate Sherlene. Oh. Esther Sobiano Pabro and family from Vienna, Austria. Ryan and Lilette Pabro and family from Vienna, Austria. And Our Lady of Penafrancia, devotees in Vienna, Austria. Okay. For vertical housing. Oh, 1,000. Diba? Yan yun. Ipon-ipon lang. Dadami din yan. At least hindi galing sa buwis. Galing sa pawis. Ha? Iba yung galing sa buwis sa galing sa pawis. Pinagpawisan to ng utaw eh. O, diba? Binigay sa gobyerno. O. Okay, shout out. O, sa mga nanonood ha. O, eh, kaya naman kami nagsha-shout out. O, ito naman yung aming appreciation. Kayo'y nananatiling nanonood. Kasi the more kayong nanonood, the more kaming maraming nare-reach na naibibigay na impormasyon. At yung impormasyon, pwede nyong i-share. O, at least may guide tayo lahat. Ha? Happy Valentine's Day kay Sally Turingan. Oh, naku, kilala ko to, H. Ha? Mahal na mahal ka ni Kale Turingan. Oh, sabi ko na nga ba eh. Hmm. Happy viewing to Ramon Ortigera, Maricon Sebastian, and Victoria Mercado na Santa Mesa, Manila. Hello to Walin and Alexandro Saranis of Greek to Go. To their kids, Stan and Nia, ang masisipag na staff nina sina Jason and Let. Regards to Jolly Jane Galang ng Singapore. Hello, kina Charito Adan, Nancy Asareno, Nurse Supervisor ng Manila Health Department. Happy Valentine's kay Banji, galing kay Gary Roque. Oh, jowa. Salamat po kay Jacqueline Cervantes para sa kanyang binigay kay Brother Jess. Sikat na si Brother Jess. Belated happy birthday and happy Valentine's Joji D. Rubiano ng DSWD CI4. Gastambide. Ay, mga taga Gastambide. Hi, kamusta kayo mga taga Gastambide? Nung ako po'y undersecretary ng DSWD. Marami tayong natulungan sa Maynila. O dala ng Gastambide. Thank you very much. Ha. Marami salamat sa inyo dyan, sa mga taga Gastambide. Belated happy birthday kina Albert Diasis at Kaiser Albert Diasis. Belated happy birthday kay Ludi Baklig. Happy birthday, Werlin Lunida from Dubai. Belated happy birthday, Jo Marie Celestial Kalimbahin. Happy birthday kay Alexis Jan Lacson, Grace Eason, Ali at Kim Alexi Rocha. Happy birthday to Jojo Robrigado ng Santa Ana, Manila. Advance happy birthday sa Hilia Amitis Camposano. Happy birthday sa Sander Garcia Soriano ng San Jose, Northern Samar. Advance happy birthday sa anak ni Weng Santiago, si Angelic Santiago. Anak ko ito ng sekretarya ko. Mm. Happy 68th birthday, Roman Bandin. 40 years in service under CGSO. Happy birthday kay Doktora Mariel Ann De La Rea of De La Salle Medical Center. Oh, tita, you were saying? Oh, ba? Audience participation. Oh. Thank you. Montilano family, $100 plus 2K. Oh, sa vertical housing. Oh, ayan ha. Montiliano. Oh, family. Oh, audience yan, no? Audience impact. Mahal na. Audience impact. Yan, yan. Oh, Montiliano. Yan. Thank you, thank you. Oh, anyway, oh ate, meron ka bang message for this week? Huh? Over the weekend. Oh. Happy Valentine's ka. Oh. Paano ako? Hindi, sa akin pong pamilya, sa pamilya ko, pamilya Lacuna, sa pamilya Dumagoso. Happy Valentine's po sa inyo at
Yun lamang po, kita-kita ulit tayo next week. Kay Boss Danny, I hope nanonood ka. Ano, nag-aantay na. Si dating Vice Mayor Danny Lacuna, ang tatay po ni Vice Mayor Hani. At sa kay Ninang Inday, happy Valentine sa inyo. Sa nanay ko, Nanay Chayong, wala kang ka-Valentines. Huwag ka munang sasama sa kanya. Yung tatay ko kasi, sobrang mahal si San Miguel. Yun. Ngayon, magkasama na sila ni San Miguel. Sa papa ko, kaawaan ka sana ng Diyos at mapatawad ka at tanggapin ka sa karya na ng ating Panginoon Diyos. Papa ko, si Papa Joaquin. At sa nanay ko, happy Valentine's. Chayong, oriwara yun. Sa lahat ng mga magnubya, magsyuta. At ang pinakamasaya ngayon sa kwartong ito ay si Chris Tenorio. Si Attorney Chris Tenorio ay nakalawit na. Isasakal na siya. Ang aking kaklase na taga Talisay, mga taga Batangas, sana sa awa ng Diyos nakararaos na kayo. Dalangin ng mga taga lungsod ng Maynila na kayo ay makaraos ng maagap. No? At pagpapasensyaan nyo na yung aming mga naitulong. At may awa ang Diyos kung kakailanganin naman, nandito naman ang inyong mga kapatid na mga batang Maynila. So, happy Valentine's at ulitin namin ang mensahe po ng pamalang lungsod sa inyo, mga taga Maynila at mga manonood sa buong mundo. Sabi mo, Canada, Amerika, Europa, Middle East, no? Dito sa Hong Kong, sa Japan, sa Singapore, mga Pilipinong OFW sa buong mundo at immigrants. Happy Valentine's. Paano? Happy Valentine's. May ganun ba? Tatlo? Bilang B. Okay, ulitin ko ha. Sa ating mga PWDs, Happy Valentine's. Okay. Happy Valentine's sa inyo. Ha? Ganyan lang yun eh. Di ba? So, happy Valentine's. Ulitin ko, umiral sana sa atin yung sa ating mga puso't damdamin, yung love to humanity. Dahil yan ay kaalinsabay na sinabi ng ating Panginoon. Love thy neighbor. Mahalin mo ang kapatid mo. Diba? Tulad ng pagmamahal mo sa akin. Yan po, sinabi yan ng Diyos. Hindi ko po yan sinabi. Inuulit ko lang sa inyo. Okay? So, happy Valentine's. Love is in the air. Love is in the air. Ba? Ten 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 ten. Love is in the air. Nakita ka? Nakita ka sa TV? Nakita nyo mga kababayan? Ayun ang karatista. Nakita nyo? Kala nyo, tapang-tapangan ako ha. Nakita nyo? Nakita ka. Sakto pag gagano mo na sa TV. Oo nga! Kaya, asawa ko, karatista. Karatista. Tapos na. Bumabati na lang kami. So, hangad namin. Sana maging malusog kayo sa mga nanonood na may karamdaman. Dalangin namin na sana Panginoon Diyos, hagkan kayo at gumaling kayo agad. At sa mga nananalangin na sana matupad ang inyong mga pangarap, o isasama namin kayo sa aming panalangin ni Honey, na sana nga mapakinggan kayo ng Panginoon Diyos at mabigyan din kayo ng pagkakataon. So muli, ate, paalam na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Happy Valentine. Brother Jess, ikaw naman? Happy Valentine. So, mga actionist children. Ito naman po ang inyong lingkod at maraming salamat sa mga guests natin dito. At kung kami may naidulot na impormasyon, huwag niyo ipagkait ang mga impormasyon binigay namin ngayong Biyernes sa inyong mga mahal sa buhay. At magandang gabi at pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal, Manila.
God first. Good night.